Ayan, so amazing afternoon. Amazing morning sa ating lahat, ano? Naririnig ba ako, mga mens? Naririnig ako? Yes, mens. Thumbs up naman. Ayan, okay. So, yes, thank you very much, Mentor Alex, ano, for the TF. Ayan, so, medyo, ano, na-overwhelmed naman ako doon sa, ano, doon sa pagpapakilala mo sa akin. Okay. So, but anyway, I'll try to make this mentoring fruitful. Ayan. So hopefully, marami akong mai-share tungkol sa inyo. Gaya nga ng nasabi ni Mentor Alex kanina, lahat tayo bago. Ayan. So kumbaga, nagkataon lang na nauna ako sa inyo ng ilang buwan. So mga ilang buwan lang din yung inuna ko sa inyo. Pero yung isi-share ko ngayong hapon is, saglit na nga at mag-share screen ako. Nakikita ba? Yes, ma'am. Nakikita yung screen ko? Yes, ma'am. Sige, kita. Okay, sige. So, ayan. Ang pag-uusapan natin ngayon is how to handle objections. Ayan. So, saglit lang ha. At medyo nagbiblink yung aking... Ayan. So... actually, bago ko simulan, ano, nung pinim ako actually ni Mentor Far na mag-present, or tama, pag-usapan natin yung how to handle objections, hindi ako kaagad nakasagot. Ayan, di ba? So hindi ako kaagad nakasagot kasi unang-una, ilang buwan pa lang din ako dito sa IM. Ayan. So hindi ko alam din kung ano yung sasabihin ko. Pero after a while, it took me siguro mga 10 or 15 minutes nag-reply ako kay Mentor Far at sinabi ko, sige Mentor, yun actually yung sinabi ko sa kanya kasi naisip ko, kung i-object ko yung sasabihin ni Mentor Far, di ba? Kasi gusto nating mag-grow dito sa ganitong industry at iniiwasan natin ang objections. Ngayon, kung sa atin pa rin nagsisimula yung objections, hindi tayo mag-grow, di ba? So kaya dapat, pag may sinabi sa atin si mentor natin, so wag tayong mag-object. Let us all accept the challenge, di ba? Kailangan challenge accepted lang lahat. Okay? So kaya nga tinanggap ko, sabi ko, sige mens ka ko. Sabi kong ganun sa kanya. So kasi kung hindi ko nga tatanggapin, nag-object na ako. Di ba? So paano, kasi iniisip ko na kung in case na iba yung mag-share, at baka may masabi, baka mamaya ako yung mabato, kumbaga, may masabi na kumbaga bato-bato sa langit ang tamaan mabukulan. So baka ako yung mabukulan pag nagkataon, di ba? So mas maganda na ako yung nagsishare. Yan, okay, sige. So ayan, ano, so gaya ng sinabi ko, sana tawag nito, marami akong may share. Yan. So and actually itong sharing ko na ito is karamihan nito is mga naging experience ko, and at the same time inadjust ko siya kasi gaya ng nasabi ni Mentor Alex kanina, naging mover ako in 3 weeks. So naging top earner ako in 2 months. Pero para bang medyo natulog ako ng ilang buwan, 'di ba? January, February, March wala akong naging pay-in. And marami akong naging struggles din na pinagdaanan, at isa nga rito yung mga objections, 'di ba? So nag-adjust ako. Yung dati kong ginagawa, ni-review ko at in-assess ko siya. Yan. So nakita ko na marami akong kailangang iayos. Yan. Kailangang i-recalibrate doon sa mga ginagawa ko. Yan. So kung paano ko i-handle yung objections. Yan. So ang ginawa ko is actually nag-research din ako, ano. So kahit na natulog ako ng ilang buwan, hindi ako nakapagpatiin, pero ang ginawa ko is nag-research ako actually. Kasi tiningnan ko yung mga ginagawa ko, ano ba yung hindi naging effective, ano ba yung mga effective na kailangan kong gawin. Yan, so okay. Yan, sige. Okay, di ba nasa network marketing tayo, di ba? Madalas kasi, ang pag-uusapan natin is objections, handling objections in network marketing, since nasa network marketing tayo. Yan, so nasa network marketing tayo. Gusto kong i-share ito bago doon sa pinaka-main discussions natin, kasi importante na malaman natin about network marketing kasi nasa ganitong industry tayo eh. Kasi sa simula't simula pa lang, dapat alam natin kung ano dapat ang network marketing kasi
maaring ito yung isa sa mga magiging cause ng ating objections, madalas na objections. Kaya importante na alam natin kung ano ba yung pinasukan nating industry. Ayan. So, ayan ano. Dapat alam natin yung pinasukan nating industry. Okay, saglit lang ha. I-record ko lang. Nagre-record ba? Nakikita nyo kung nagre-record? Yes, ma'am. Saka record. Ah, okay, sige. So, ayan. Kailangan nating pag-usapan ano yung network marketing kasi ito nga yung pinasukan nating industry. Ayan. Okay. So, ano nga ba yung network marketing na sinasabi? Okay. So, sabi dito, saglit lang ha. Ayan, so sabi dito, it is a business model that depends on a person-to-person sales by independent representatives. So ayan, so person-to-person talaga naman na ang network marketing is nag-work siya into a person-to-person, di ba? So kaya nga tayo nandito eh, di ba? So we are in a network. Ayan, so and often working at home. Ito nga yung madalas na naririnig natin sa ano sa business presentation natin kasi nasa modern business tayo eh and we are doing it online at saka offline. So ganyan ang network marketing. Ang network marketing is building people. Building, it is a relationship business. Kaya nga siya tinawag na person to person. So wala tayong network kung wala, yung person to person relationship. Yan. So ganun yung ating network marketing. And then sabi pa dito, dali ah, medyo nagluloko yung aking slides. Ayan, so requires you to build a network of business partners or salespeople to assist with lead generation and closing sales. So, di ba lagi nating naririnig, lagi nang nating naririnig o natututunan sa mga different trainings natin na inattendan dito kay IM na kailangan nating mag-build ng network. Kaya nga siya tinawag na network marketing eh, kasi ang root word niyan is network. So hindi tayo makakapag-negosyo kung wala tayong network. Kumbaga, ang network ni IM is tayo bilang mga independent distributors niya. At hindi mag-proceed yung business ni IM Worldwide kung wala tayo na network ni IM Worldwide. And at the same time, tayo bilang mga independent distributors is hindi tayo kikita kung wala yung mga network natin, yung mga downlines natin, yung mga crosslines natin. So sila yung mga network natin. Yan. So it is a network of business partners. Yan. So and tayo bilang mga networkers is nagtutulungan. Yan. So nagtutulungan tayo para magtuloy yung ating negosyo. Yan. Okay. Next, and what we sell in the network marketing is an opportunity. So lagi nating tatandaan, ang binebenta natin dito is hindi barley. Ang binebenta natin dito is hindi garcinia. Ang binebenta natin dito is hindi kape ni Yorme, kundi ang binebenta natin dito is opportunity. Yan. Kasi nga, nagbibuild tayo ng network. So, hindi tayo makakapag-build ng network kung magbebenta ka lang ng kape, kung magbebenta ka lang ng barley. Yan. So, hindi ka makakapag-build ng network kung magbebenta ka lang ng garcinia. So, ang ibinebenta natin dito is opportunity. Diba? So, kaya nga tayo nag-i-invite. Kaya nga tayo nagpaparami. Kaya tayo nagbibuild ng network because we sell opportunity. So, yan yung network marketing. Okay, next is ano ba yung mga characteristic ni network marketing? Yan. So, ano ba ang nature ng business na network marketing? So, unang-una is direct sales. So, kung mapapansin natin ano doon sa business presentation, unang-una doon sa mga compensation plan is yung ating direct selling. Tama, sabi kasi dito is market and sell product directly. So yung mga product natin is binebenta natin yan directly to the consumers. And we don't make use any of a well-defined channel of distribution. So kumbaga, tayo bilang mga networkers, binebenta natin yan directly doon sa mga consumers. Unlike sa traditional business, doon sa mga ano, example natin is sa mga groceries. Diba? So may mga producers ng groceries. Saan ba dinadala ang mga grocery items? Dinadala sa mga department stores. At tapos, yung mga department stores, sino ang bumibili sa department stores? Binibili yan ng mga
grocery dito sa mga palengke. At sino yung mga bumibili sa palengke? Yung mga sari-sari store owners. Saka pa lang nakakarating doon yung product. So kumbaga yung channel of distribution is made nalilesan dito sa network marketing kung ikikumpara natin doon sa mga traditional type of business. So ganun siya. Nalilesan yung channel of distribution. Okay, next is independent business owners or mga distributors. So, di ba dito kay IM at tinatawag tayong mga independent distributors and we are promoting our own business. So, since distributor tayo ni IM Worldwide, tayo yung may sarili, ay tayo yung may business. Hindi business ni IM Worldwide yung pagiging independent distributors natin. Ayan. So, lagi nating iisipin na ang pinopromote natin dito is yung sarili nating negosyo. Yan. So, kaya tayo tinawag na independent business owners ni IM Worldwide. Okay, sige. Next is, ano ba yung selling philosophy ng network marketing? Okay, so sabi dito is main focus is on recruiting and selling as much as you can to earn more commission. So, di ba gaya ng nasabi ko kanina, nagpaparami tayo. It is a business relationship business. So kaya nga tayo laging sinasabi ng mga mentors natin, invite lang tayo ng invite, invite lang tayo ng invite kasi we sell opportunity at doon sa pag-sell natin ng opportunity na yon is nagre-recruit tayo para maparami yung network natin, para mapalaki yung network natin. And what we sell is opportunity. Yan. So habang dumadami tayo, habang nakakapag-join tayo ng marami dito sa network marketing, doon lumalaki yung income natin, di ba? So, pag nagbenta ka ng product, kumikita ka. Tama, kumikita ka kasi kumikita ka sa direct selling. Pero mas malaki ang kikitain natin pag napapalaki natin yung network natin, di ba? Pag nakakapagpa-join tayo ng marami. And that is network marketing. Okay, so sabi dito, it is a relationship business. So, relationship are built. Kasi nga, tayo bilang mga independent distributors, hindi tayo nagiging successful sa ganitong industry kung wala din yung ating mga crossline, yung mga ating mga mentors, yung ating mga downlines, kung wala yung ating network. So kung wala tayong relationship doon sa mga kapwa natin networkers, hindi tayo magiging successful doon sa business na pinasok natin. Okay, so sabi dito, people may even think, may even trick you to buy the products or to join them. So, di ba, marami rin yung bumibili lang ng product pero hindi nila ginagawa yung business. But then again, iisipin pa rin natin na they are still our network. Network pa rin natin sila kasi yung product is naipaparating pa rin natin doon sa mga consumers, doon sa mga target consumers natin. So, network pa rin natin sila. Hindi nga lang nila ginagawa yung business. Kumbaga nagbebenta lang sila, gumagamit lamang sila nung product. Okay, next is less or no advertising. Yan. So, ganyan si network marketing. So, that sabi dito is dependency on direct sales helps the organization to rely less on advertising as personalized contact have more convincing power than advertisement. So, ayan. So, nalilesan yung advertising. Kasi tayo bilang mga independent distributors, tayo mga networkers, kumbaga katulad ni IM Worldwide. So si IM mismo, yung company mismo ang nag-provide ng mga promotions, 'di ba? May mga patalasta sa TV, may mga billboards, may mga tarpaulins. Tayo bilang independent distributors is yung mga independent owners is nalilesen na yung advertising natin. So gagawin na lamang natin is nagbebenta na lang tayo, di ba? So, nagpapa-join na lang tayo, nagpapalaki na lang tayo doon sa ating network. Okay. So, and personalized contact have more convincing power than advertisement. Kasi kung mas marami tayong contact, mas powerful yun eh, di ba? Pag mas malaki yung network natin, mas powerful. Rather than nakikita lang sa TV, yan, nakikita lang sa billboards. So, importante na pag nakabuild ka ng network, maraming mag-share, maraming magte-testimony. 'Di ba? So maraming magte-testimony. So mas powerful 'yon, 'di ba? Kasi mas mabilis tayong makapagpa-join, makapag-convince kung malawak yung ating network. 'Di ba? Palagi nating nakikita sa business presentation, bakit ang daming mga testimonies?
'di ba? Yun yung isa mga pinaka-powerful tool para mapalaki natin yung network natin, 'di ba? So ganun. Pero hindi tayo ang gumagawa. Yun yung counterpart ni company natin. So tayo bilang mga independent distributors, ang role lang natin is palakihin natin yung network natin at the same time, mag-sell lang tayo ng opportunity. Kaya nga laging sinasabi ng mga top mentors natin, invite lang tayo ng invite, prospect lang tayo ng prospect. Ayan. So, ayan. Okay, next is, ano ba yung system of hierarchy ng network marketing? Okay. So, yung system of hierarchy, it is paano ba yung nagiging kitaan kay network marketing? So, sabi dito, you get the commission whenever you make a sale. So, again ha, yung sale na tinatawag natin dito is pag nakakapagpa-join tayo. Yan, kasi we are talking about network. Network yan. So, pag sinabi kasi nating network, ito yung team natin. Yan. So, kaya ang binibenta natin is yung opportunity. And sabi dito, commission whenever you make a sale or recruit. Yan. So, and people under you will also try to recruit and so on and so forth. Kaya nga, di ba, yung mga napagpapapain natin, tinuturuan din natin sila na makapagpa-pay-in, makapagpa-join, 'di ba? So habang dumadami tayo dito sa network, habang dumadami tayo dito sa ganitong industry, habang dumadami yung downline natin, doon mas lumalaki yung kita natin, 'di ba? So kumbaga bonus na lang pag nagkaroon tayo ng passive income, 'di ba? Bonus na lang 'yun. Pero hindi tayo magkakaroon ng passive income kung hindi tayo nagpapalaki ng network. 'Di ba? Kasi walang passive income eh kung wala tayong network. Yan. Okay. So this makes the system a big hierarchy. So tama. Doon tayo lumalaki, 'di ba? Yung system is lumalaki dahil nga nagpaparami tayo ng nagpaparami. Yan. So doon tayo mas kumikita. Katulad nga ng sinabi ko, hindi ka nagkakaroon ng passive income kung hindi ka lumalaki. So halimbawa, ako lang, nag-iisa lang ako, nagbebenta lang ako. Yan. So, ang kinikita ko lang talaga, doon lang sa direct selling ko, pero wala akong kinikitang iba. Diba? So, kaya tayo laging nag-i-invite. Lagi tayong nagsasell ng opportunity. Okay, so, ibig sabihin, the more pay-ins, the more commissions we get. So, parang ganun yun. Okay, next. Ano pa? So, no fixed salaries. And so 'di ba doon sa IBP doon sa pinakabungad doon sa sabi doon sa modern type of business, so wala tayong fixed expenses. 'Di ba? So kumbaga ang gastos na lang natin is yung internet, 'di ba? So hindi na natin kailangan mag-hire ng mga kasama natin, 'di ba? So hindi na natin kailangan mag-hire ng mga tao natin para magbenta para sa atin. Okay? So kumikita tayo based on commission depending on the task we perform, depending doon sa effort na ginagawa natin. Okay? Sige. Kasi pag hindi tayo nag-e-effort, syempre hindi tayo kikita. Diba? Parang pan lang yan eh. Parang fish vendor ka, tawag nito. Tawag mo doon, fishball vendor. Ikumpara natin siya sa fishball vendor. Ngayon, pag hindi siya nagbenta, lumabas, hindi siya makakabenta. 'Di ba? So andun yung product niya, andun yung fishball. Pero pag hindi siya lumabas, nilabas yung paninda niya, hindi siya makakabenta. So ibig sabihin, ang effort na kailangan niyang gawin doon is kailangan niyang ilabas yung product niya. Kailangan niyang ilabas yung product niya para makita ng tao, para kumita siya. So ganun din tayo dito sa network marketing. Okay, so kumbaga yung kita natin is nakadepende doon sa effort na ine-exert natin bilang mga independent distributors. Kasi at the end of the day, ang success naman natin dito sa business na sa negosyo natin is sa atin pa rin siya nakasalalay. Hindi nakasalalay sa mentors natin, hindi nakasalalay sa downline natin, kundi nakasalalay mismo sa atin doon sa effort na ine-exert natin. Ngayon, kung hindi ka nag-exert ng effort, siyempre, hindi ka kikita. Ayan. Ano pa? Balik natin ha. Okay, accountability. You are accountable to yourself. So the more you sell, the more you
earn. So tama naman, di ba? So kaya nga laging sinasabi ng mga mentors natin na mag-prospecting tayo, mag-invite tayo, mag-talk tayo. Kasi marami yung possibility na or malaki yung chance na makapagpa-pay-in tayo. At doon sa pagpapa-pay-in natin na yun is lumalaki yung network natin. So ibig sabihin, accountable tayo sa ating mga sariling negosyo. Diba? Responsible tayo doon sa negosyo natin. Ngayon, kung gusto nating lumaki yung negosyo natin or gusto nating maging successful doon sa ating negosyo, is kailangan nating mag-perform. So lagi nating iisipin na ang responsibility sa ganitong industry is hindi nakasalalay sa iba, nakasalalay sa ating sarili. Yung accountability is nakasalalay sa atin. Yan. Next is benefits to the participants. Ang participants na tinatawag dito is tayo bilang mga independent distributors. Yung mga independent business owners. So, yun yung tinatawag na participants sa ganitong industry. So, sabi dito, you are also the consumers of the network. Tama, di ba? Tayo yung consumers eh. In what way? Si IM Worldwide, siya yung company. Ngayon, tayo yung network ni IM Worldwide. Ngayon, tayo din yung consumer kasi kung wala si IM Worldwide, wala tayo bilang mga networker, di ba? So kung wala yung product ni IM Worldwide, hindi tayo nakakapagbenta. Ngayon, pag hindi natin kinoconsume yung product na binebenta natin, hindi natin alam kung paano natin siya ibebenta. Pag may nagtanong sa atin, hindi natin alam kung anong sasabihin natin. So also, we are also the consumer of the network. Kasi nakikinabang tayo. Ah. Ibig sabihin, ang consumer kasi is hindi lamang sinasabi na ginagamit mo, kundi ikaw mismo nakikinabang. So tayo nakikinabang tayo kay IM Worldwide. Nakikinabang tayo sa network. Nakikinabang tayo in the sense na kumikita tayo financially. Nakikinabang tayo in the sense na nagagamit natin yung product. Nakikinabang tayo in the sense na nakakatulong tayo sa iba dahil we sell business opportunity. Yan. So hence, they also get discounts and other attractive offers to when they join. So tama, di ba? Yung compensation plan pa lang ni IM Worldwide is talagang nakakabaliw and very unique siya, di ba? So maraming mga networking companies ang nag-o-offer ng mga discounts. At yan talaga yung mga attractive offerings ng mga iba't ibang mga network companies. And ang kagandahan lang dito kay IM Worldwide, meron tayong unique na compensation plan. Kasi imagine, ilan yun? 13 ways of earning. Diba? Yung just for you na lang at saka give me 5. Wala sa ibang network company yan. So, yun yung mga na-enjoy natin bilang mga networkers. Okay, next is, ito kailangan din nating malaman. Ano ba ang pinagkaiba ng pyramid structure at saka network marketing? Ito kasi kadalasan nagko-cause din siya ng objection, di ba? Kasi madalas na tinatanong ito eh. Kaya importante rin malaman natin ano ba ang pinagkaiba ng pyramiding. Kasi madalas sinasabi, pyramiding ba yan? Yan. So, anong pinagkaiba ng pyramid structure sa network marketing? Kasi isa ito dun sa mga objections. Kasi yung conception ng iba, pag sinabing pyramiding, network marketing, ang unang pumapasok sa kanilang isip is pyramiding. So importante na malaman natin kung ano yung difference ng pyramiding sa network marketing. Okay. Sige. So sa pyramid structure, sabi dito, you get paid to get a new recruit and there is no involvement of any product. So kumbaga, nagpapa-join lang sila, nagre-recruit lang sila, nagko-convince lang sila kung na walang product involved. Kumbaga pera-pera lang, 'di ba? So ito yung madalas na naririnig natin na pag nag-invest ka ng ganito, kikita ka ng 25%, 50%, so mga ganun. So ito yung pyramid structure na tinatawag. So kumbaga, nag-i-invest ka lang, naglalabas ka lang ng pera, pero walang kapalit na product. So yun yung pyramid structure. Okay. Sige. Next is yung network marketing. So ano naman ang kaibahan ng network marketing sa pyramid structure? Ito sabi dito, involves multiplying efforts by selling of products. So ano ba yung tinatawag na multiplying efforts kay network marketing?
Yan. So, ano ba yung mga efforts na kailangan nating ano, kailangan nating i-exert? Unang-una, 'di ba nung nag-join tayo dito is yung efforts natin na matuto. Yan. Efforts natin na mag-invite. Efforts natin na mag-prospecting. Yan. So, ang dami nating kailangang efforts na i-exert. Kasi sabi ko nga hindi ito magiging successful kung wala tayong efforts na i-exert. So maraming effort. So kailangan nating mag-attend ng training. So that is effort, 'di ba? So kailangan nating mag-attend sa mentoring and that is effort, 'di ba? So multiplying effort, siya kumbaga hindi lamang siya nagiging successful dahil isang effort lang yung kailangan nating gawin, 'di ba? So ibang klaseng effort yung kailangan nating i-exert. Yan. So sabi dito, it is a relationship business or building people. Yan. So ito, since network marketing siya, di ba, lagi nating naririnig na kailangan nating palakihin yung network na, natin. Kasi nga, ang business natin is opportunity. Yan. So hindi siya product. Ang product na binebenta natin is opportunity. Ngayon, kanino ba tayo nagbebenta ng opportunity? Di ba sa mga tao? Yan. So kaya nga siya, relationship business or building people. Yan. Okay, and then this is a win-win situation. Okay, bakit siya naging win-win situation? Tayo bilang mga independent distributors, ano, at kay IM Worldwide. Si IM Worldwide, wala si IM Worldwide kung wala tayong mga individual networkers niya, kung wala tayong mga independent distributors niya. Wala naman si wala tayo independent distributors na IM Worldwide kung wala si company. So kumbaga it's nakikinabang si IM sa atin bilang mga independent distributors and at the same time nakikinabang tayo dahil kay IM. Kasi nga si IM na-establish niya na yung sistema, 'di ba? So kumbaga kailangan na lang nating aralin at yun yung effort na in-exert naman ni company. Yan. So binuild niya na yung compensation plan. Yung sistema, so nandi dyan na. So para makinabang kay, si IM sa atin, is yun yung effort na ginawa ni IM. So nag-promote na siya, nag-hire na siya ng mga ambassadors. So it is a win-win situation. And at the same time, doon din naman sa mga downlines natin, doon sa mga crosslines natin. So it is a win-win situation. Okay. So next is... Okay, so ano nga ba yung objection na tinatawag? Ano? So ito, tatandaan natin na kung ano ba yung objection. Okay, so sabi dito, an act of objecting is a reason or argument presented in opposition or dislike. So kaya siya nag-o-object dahil maaring hindi siya sumasang-ayon sa'yo. Diba? Hindi siya sumasang-ayon dun sa sinasabi mo. Hindi siya naniniwala doon sa sinasabi mo. Kaya siya nag-o-object. Kaya importante na alam natin kung hanggang kung yun ba is objection or rejection. Ayan. So ayan. So malalaman kasi natin mamaya ano kung ano ba yung pinagkaiba ng objection dun sa rejections kasi they are two different things. So magkaiba ang objection sa rejection. Okay. So ano ba ang objection? Sabi dito, it is a feeling or expression of disapproval or disbelief. So gaya ng nasabi ko kanina, nag-o-object siya dahil hindi siya sumasang-ayon doon sa sinasabi mo. Hindi siya naniniwala doon sa sinasabi mo. Kasi nga, bakit siya hindi naniniwala? Bakit siya yung expression niya is disapproval? It is because maaaring ang sinasabi natin or nagsasabi tayo ng mga incorrect facts or ang paniniwala nila is mali, 'di ba? O kaya nga differentiate natin yung pyramiding doon sa network marketing. Kasi madalas yun niya yung kumbaga, nagkakaroon ng misconception regarding sa pyramiding at saka sa network marketing. So, nag-o-object sila dahil sa tingin nila kay network marketing is pyramiding. So, yun is sample ng incorrect facts. Diba? So, incorrect facts. So, yun yung kailangan nating i-handle ngayon. So, paano natin matitwist or makukorek yung incorrect facts na yon, yung incorrect na paniniwala
na ang network marketing is hindi siya pyramiding. Okay. Sige. Ano naman yung rejection? Sabi ko kanina, magkaiba ang objection sa rejection. So importante rin na malaman natin ito. Kasi ang rejection, sabi dito, is a definite no. Diba? So ni-reject ka na eh. Sinabi na, ay hindi, no, ayoko yan. So rejection agad yun. Diba? So rejection. Okay. So unlike objection, malalaman natin mamaya no, kung ano yung kaibahan ng rejection sa objection. So sabi dito, rejection is a definite no. Ayan. So the prospect isn't going to buy or join from now or ever. So ibig sabihin, pag sinabi daw ng prospect mo na no, kumbaga ang chance na hindi siya magjo-join is napakalaki. Kumbaga 100% na. Ayan. So kumbaga mahirap na siyang mapagpa-pay-in, mapagpa-join pag sinabi niya ng no. Okay. So now or never. Now or ever. Ayan. So sabi dito, there won't be any way to change their minds. So kumbaga, mahirap daw na i-twist or na mapa-oo yung mga taong nag-reject at nagsabi ng no. So yun yung rejection. Okay. So next is, no one wants to spend an effort working on with them. So madalas daw, pag may mga prospect na nagsasabi ng no, ayaw daw nilang pag-agugulan ng panahon. Tama naman, di ba? So bakit ka pa mag-i-spend ng time? Masasayang lang yung effort mo. Di ba? Pinipilit mong kumbinsihin pero hindi naman talaga siya kakumbi-kumbinsi. Di ba? So move on ka na lang. Kaya nga tayo may prospect, di ba? Marami tayong mga prospect list. Kasi kung nireject ka, move on with the other prospects. Di ba? So huwag na tayong mag-aksaya ng panahon. Okay. So bakit mo pa panghihinayangan, sasayangin yung oras mo, kapipilit mo na mag-join sila. Yan. So kung hindi mo naman siya talaga makumbinse, hayaan mo na lang. Okay. Pero the good thing is, may advantage daw pala ang rejection. Yan. So sabi dito, most often people feel like a failure and take it personally and as a result became scared and no longer continue. So ito madalas yung nagiging reason kung bakit ang isang networker is napanghihinaan ng loob. Dito nagkakaroon tuloy ng misconception na kaya siya tuloy nagiging scam, 'di ba? Nagiging pyramiding. Dahil maraming hindi nagiging successful, maraming hindi nagiging hindi tumutuloy, 'di ba? Kasi nga doon pa lang sa unang attempt nila may nagsabi lang ng no, hindi na sila tumutuloy. 'Di ba? So kaya madalas sasabihin nila, bakit si ganito hindi naman siya nag-prosper nung nag-join siya kay ganito, hindi naman siya kumita. Nung nag-join siya hindi naman kumbaga hindi naman siya nakabenta. So, 'yun yung nagiging negative conception. Tama, negative na paniniwala. 'Yan. So dahil nung na-reject ka, nung anong may nagsabi na no, umayaw na siya agad, napanghinaan na siya agad ng loob. So may huminto ka na, hindi ka na nagpatuloy. So ayan. Next, so sabi ko nga, sabi daw, ang rejection is meron pa rin namang kahit papaano advantage. So sabi dito, straight to the point, no, simply means no. So ibig sabihin, doon pa lang pag sinabi ng no, alam mo na hindi na talaga siya po pwede. Diba? So, the good thing is, it allows you to move on the next prospect. So, ito ba? Diba? Ito yung sinabi ko kanina na pag sinabi ng no, move on ka. Huwag mong tambayan. So, pag sinabi sa yung no, huwag mo nang tambayan. Diba? Kumbaga, move on ka. Tingin ka ng bagong prospect. So, diba laging sinasabi ng mga mentors natin sa trainings na pag may nag-reject sa'yo, pag may nag-object sa'yo, hanap ka lang kasi ang daming tao sa mundo, 'di ba? Hundreds of millions, 'di ba? So ang dami nating pwedeng maging market. So hindi lamang iisang tao. So hanap lang tayo ng iba, 'di ba? So move on to the next prospect. Kaya nga 'di ba nung unang-unang pinag-join tayo dito kay IM ng mga mentors natin, is ni-require tayo na gumawa ng prospect list. So doon sa una, nag-no.
doon ba sa ibig bang sabihin na doon sa unang prospect mo na number one na nag-no sa'yo is hindi ka natutuloy? Bakit hindi mo subukan yung prospect number 2 hanggang sa prospect 100? Diba? So ibig sabihin, move on ka. Hindi ka makakarating doon sa pinakarurok ng hagdan kung hindi ka magsisimula doon, kung hindi ka mag-move on doon sa baba. Yan. Next is, there's always something you can learn and improve upon. Yan. So tama naman, di ba? Yun yung advantage ng rejection kasi marirealize mo, ano ba yung ginawa kong mali? Di ba? So kailangan nating alamin din, i-assess din natin bakit ba tayo na-reject? Bakit ba tayo sinabihan ng no? Nung inintroduce natin, nung nagbenta tayo ng opportunity, sinabi na no. Yan. So ano ba, isipin natin, i-assess natin yung sarili natin, tama ba yung strategy na sinabi natin or ginawa natin? Tama ba yung strategy na in-implement natin? Bakit kaya niya nasabi na no? Diba? May mali kaya sa sinabi ko? Diba? So iisipin din natin yon. So i-assess din natin yon. And from that, kailangan nating i-recalibrate yung strategy natin at kailangan din nating i-improve. Even dun sa pagpo-posting natin dito sa Facebook, di ba? Bakit kaya walang nagla-like? Di ba? Bakit kaya walang nagko-comment doon sa posting natin? Di ba? Baka naman kasi nabobore sila. Puro na lang pagbumuka ng artista, di ba? Puro na lang negosyo yung pinopost natin. Di ba laging sinasabi ng mga mentors natin, dapat meron din tayong activities for the day. Diba? Iba yung pinopost mo sa umaga, iba yung pinopost mo sa after 3 hours, tapos iba na naman. Para hindi magsawa yung mga prospect natin, yung mga nakakabasa doon sa post natin sa Facebook. Yan. So, kailangan lang nating i-assess kung ano yung naging weakness natin, diba? Kung hindi siya naging effective, kailangan nating i-strategize para maging effective. Yan. So, we can learn from it. Okay, so you can use feedbacks from your rejections for professional improvements which you can use in the next sale. So, yun, kailangan nating matuto. Yan, doon sa mga rejections natin. Yan, para ma-improve natin yan, para in case na maka-experience ulit tayo ng ganun, alam na natin siya kung paano natin siya i-handle. Okay, next is objection. Diba, doon sa rejection kanina, sabi, it is a definite no. So, ang objection naman, sabi dito, is a maybe, more of an excuse. So, ito yung kaibahan ng objection doon sa rejection. Diba, sa rejection, sabi niya, no kaagad. Dito naman, it is an objection or maybe. Kumbaga, hindi siya sigurado. Maaaring gusto niya pero nag-excuse lang siya. Marami lang siyang dahilan. Okay. So sabi dito, the prospect isn't ready to buy because you haven't overcome their concerns or addressed their pain points. So maaaring sabi niya, hindi muna ako mag-join. Hindi muna. So ibig sabihin, pag sinabi niyang hindi muna, ibig sabihin, hindi pa siya nagsasabi ng no. Maaaring kaya niya sinabing hindi muna ako magjo-join dahil may mga katanungan pa siya na kailangan niyang malaman, may mga informations pa na kailangan masagot. Yan. Maaaring nung nag-present tayo, in-offer natin yung opportunity sa kanya is hindi nasagot kung ano yung mga gusto niyang malaman. Hindi niya nalaman yung mga informations na kailangan niyang malaman. Kaya niya sinabing hindi muna ako magjo-join. Yun. So, ibig sabihin, it is a maybe. So, ibig sabihin, may possibility pa na magjo-join sila basta tamang information lang. Lahat ng mga information na kailangan nila is kailangan nilang malaman. Okay. So, next is, they may just be busy or overwhelmed. Maaring yung schedules nila is hindi fit doon sa opportunity na ino-offer natin. Ito madalas sa mga part-timers. 'Di ba? So kung hindi talaga nila alam i-manage yung time nila, madalas sinasabi na
Oh, hindi muna kasi hindi ko maharap. Busy ako. Marami akong pinagkakaabalahan. Di ba? Madalas ganun yung sinasabi. Pero ang importante dyan is kung paano natin matutwist na mapaparealize na hindi naman kailangang sa umpisa is kailangang mag-full-time. Kung ang target mo is part-timer. So kailangan lang natin talagang iparealize na maglaan lang din siya ng oras. Okay, so they may just be busy or overwhelmed. Yan. So kumbaga, yun nga, unang maaring doon sa umpisa, paano nila sisimulan the fact na meron silang trabaho, yan, na pinagkakaabalahan. Yan. So hindi nila alam kung paano nila gagawin. Paano nila pagkakasyahin yung oras nila. Yan. Then it is not permanent. So sabi dito ang objection pala is not permanent. So 'di ba nasabi ko kanina na pwede pa rin silang maging pwede pa rin silang mag-join, pwede pa rin silang makapagpa-pay-in kasi nga ang objection is not permanent. O 'di ba sabi kanina hindi mo na ako magjo-join. Ibig sabihin may possibility pa rin na magjo-join sila kaya nga kailangan din nating i-follow up. So laging sinasabi ng mga mentors natin pag napresentahan, i-follow up natin within 48 hours. So 'di ba? Ang goal natin is dapat kumbaga when the iron strike when the iron is hot sabi nga kung 48 hours madalas 'di ba sinasabi ng mga mentors natin sa trainings na kailangan within 48 hours is kailangan nating i-follow up. Kasi nandoon pa lang din yung kumbaga nare-retain pa lang din yung information. Okay. So, ibig sabihin daw, ang objection is not permanent. Sabi dito, either didn't get enough information or that they have false assumptions about the offering. So, ito na yung sinasabi ko kanina na yung informations na kailangan natin nila is hindi natin nasabi. Hindi natin na-share. Hindi nila nalaman. Kaya nagsabi na, hindi muna. Okay. So, nahihiya lang silang magtanong. Okay. So, importante para mapagpapain natin is kailangan din nating tanungin. Bakit kaya niya sinabi na hindi muna? So, pag sinabing hindi muna ako magjo-join, huwag tayong titigil na pag sinabing hindi muna, doon na lang. Hindi. Kailangan din nating tanungin kung bakit, ano yung reason kung bakit. Yan. So, kasi maraming dahilan. Di ba nung una na nung napresentan din tayo marami rin tayong mga informations na hindi nasagot nung una, 'di ba? So tinanong lang din natin paano ba tayo mag-pay in, wala akong pera, ay wala pa akong pang-join, o 'di ba? So ganun. Okay, so may mga informations na marami pa lang pwedeng gawin na pag nag-pay in ka hindi lang pala kailangan cash, 'di ba? Pwede pa lang credit card. Pwede pa lang WBOS, o di ba? So kung wala yung WBOS na yan, hindi nila alam. Okay. So ganun. Next is what it is important that you can work around an objection based on your strategy to work or to overcome it. Yan. So ibig sabihin daw yung objection na overcome natin yan or na-handle natin yan depende doon sa strategy natin na ginagawa. Kaya nga, di ba nasabi ko kanina na kung hindi naging effective yung strategy natin ng pag-i-invite nung unang-una pa lang, baguhin natin. Huwag nating hayaan na yung strategy natin is iisa. Kailangang baguhin din natin, di ba? So nakadepende yung pagiging successful natin doon sa pag-i-invite natin doon sa strategy or doon sa way kung paano tayo mag-invite. Diba? Kaya nga minsan nagsishare din sila mga mentors natin kung paano mag-invite. Pero kung halimbawa naman naging effective naman yung strategy natin, tuloy-tuloy lang natin. Diba? So sakalang naman tayo magbabago ng strategy kung hindi tuloy-tuloy ay kung hindi naging maganda yung resulta. Kumbaga, walang naging result. Okay. So, yun yung objection. Importante. Okay. Next is, eto na, handling objections. Okay. So, sabi dito, handling objections is critical to your success.
Tama naman, 'di ba? So kung paano natin i-handle yung objections is nakadepende yan sa atin. Kasi sa diyan nakadepende yung success natin, 'di ba? So kung halimbawa doon sa unang rejection or doon sa unang objections pa lang na nang nakausap natin, sinabi pa lang nung nakausap natin na hindi muna huminto ka na kaagad, hindi ka magiging successful, 'di ba? So importante talaga kung paano natin i-handle yung objections. Ayan. So and then sabi dito, the first step in handling objections is immediately deciding if your prospect is even worthy of your time. So ang pinaka first step daw is isipin daw natin na or kailangan daw nating mag-decide na yun bang prospect natin is worthy ba doon sa time na gugugulin natin sa kanya pag nagkataon. 'Di ba? Halimbawa, nag-prospecting tayo. Nakita mo na nakita na nga natin doon sa post niya sa mga Facebook. 'Di ba? Kumbaga po parang happy go lucky lang siya, 'di ba? So wala ka man lang nakikitang kahit na konting chance na pwede mo siyang kausapin o na konting chance na pwede mo siyang maging prospect, bakit mo pa siya pag-aaksayahan ng panahon? 'Di ba? So mag-decide ka na kaagad. 'Di ba? So kung hindi naman siya worthy doon sa effort na i-exert mo, wag na. Okay. So sabi dito, would you like to stay on a ship with them for an entire week? Yan. So kung hindi magiging worthy yung effort mo, gugulin yung oras mo doon kasi masasayang lang talaga. Baka naman paulit-ulit, the whole week, sige, invite ka ng invite, pinipilit mo siyang i-convince, pero talaga naman hindi na. No na yung sagot niya. So move on ka na. Kasi sayang yung one week na gugugulin mo, kakukonvince sa kanya. Kapapaliwanag ng kapapaliwanag, pero hindi naman siya nakukonvince. So hayaan mo lang. So huwag mo nang pag-aksayahan pa ng panahon. Binablock sa Facebook, hayaan mo lang. Diba? Hayaan mo lang. Okay. Kasi sabi nga natin kanina, ang objection is not permanent. Maaring hindi pa yun yung right time na mapapa-join mo siya. Diba? Ang daming mga sharings ng mga top mentors natin na after 3 years, saka lang sila nag-join. Diba? Kay mentor Shirley May at saka kay mentor Kat Policarpio, diba? Iisa sila ng school kung di ako magkakamali, diba? Naunang nag-network marketing si mentor Shirley May. Nahuli si mentor Kat. So ibig sabihin, kung hindi naman talaga siya worthy, huwag mo nang pagugulan ng time. Okay? Kasi hanggat hindi ka blina black, sabi ko nga sa Facebook, ayan. So hayaan mo lang. Kasi marirealize din niya in the future. Lalong-lalo na pag nagka-resulta ka. Ayan. So, kasi kaya hindi siya muna nag-join ngayon dahil meron siyang gustong mapatunayan muna sa'yo. Merong gusto siyang ma-validate about sa business na ino-offer mo. About sa opportunity na ino-offer mo. So, maaring validation lang pala yung kailangan niya. Kailangan niya lang makitang may resulta ka bago siya mag-join. O, di ba? So, hindi pa siguro yun yung right time. Yan. Okay, sabi dito, are they connected or the type of person you'd like to work with? So, isipin mo, sila ba yung gusto mong makasama sa ganitong industry? Yan. So, isipin mo. Okay, ngayon, kung hindi, o di, anong gagawin mo pag hindi? Sabi dito, what to do if not? Kung ayaw mo silang makasama sa ganitong industry. Sabi dito, if not, let those objections they have given you eat them up. Literal, ano? Masasabihin mo, pakain mo kung yung objections nila. Ayan. And kindly let them go. Ayan. So hayaan mo lang. Diba? So huwag mo nang kontrahin. Kung ayaw mo, di huwag ganun. Hayaan mo lang. Diba? So kung ayaw mo, di wala akong pakialam sa'yo. So huwag ganun. Diba? So let them go.
Okay, so kasi nga sabi sinabi ko kanina na maaaring hindi pa 'yun yung right timing na mapagpa-join mo sila. Okay. Next. Sa objection is meron din pa palang process, 'di ba? Meron tayong tinatawag na process of objection. Okay, so sabi dito, objection is simply a question or concern before someone gets started. O, di ba sinabi ko kanina na ang maaaring kulang yung information na binibigay natin kaya sila nag-object. Marami silang mga katanungan na hindi natin nasasagot. And the easiest way to answer how to handle objections is to understand how to answer questions in the proper manner. So understand how to answer questions in the proper manner. So pag sinabing hindi muna ako mag-join, hahayaan muna. Hindi, kailangan din nating tanungin muna kung bakit, 'di ba? Tatanungin natin kung bakit kaya niya nasabing hindi muna ako mag-join. Pero ang importante is kailangan lang din nating tanungin in a proper manner. Hindi yung tatanungin mo na medyo nakaka-embarrass naman. So ang importante, i-handle pa rin natin siya in a way na hindi tayo nagpapakita ng negative impression. Kasi pag nagpapakita tayo ng negative impression, mas lalong hindi natin mako-convince yung prospect natin na mag-join sa atin. Okay. Next is, ang unang process is clarify the objection. O, di ba? I-clarify natin saan ba nanggagaling yung kanyang objection. Di ba? Saan ba nanggagaling yung kanyang objection? Pangalawa, ask question. Ngayon, magtatanong tayo. Di ba? So, na-clarify mo na yung objection niya. Alam mo na ngayon. So, ngayon magtatanong ka. Yan. So, tanong natin. Tanong lang. Okay. Next is, always ask to get started again. Kasi maaaring doon sa pagtatanong natin, doon natin makukuha yung strategy kung paano natin siya mawi-win or paano natin siya mako-convince na mag-join. Yan. Maaaring doon sa pagtatanong natin, doon sa mga information na nalaman natin is makakapag-strategize tayo kung paano natin siya mako-convince na mag-join sa atin. Okay. And then pang-apat, BAM-FAM na tinatawag or book a meeting from a meeting. Kung matatandaan nyo, no, doon sa training ni Mentor Julius kagabi, 'di ba? Doon sa kanyang first OTS. Ayun, doon sa kanyang first OTS. Ito ang actually nakita ko to doon sa kanya kasi nung sinabi nung napresentan niya na kailangan ko munang i-consult doon sa father ko, nag-book siya ng meeting. So sabi niya, sige, baka pwede nating presentahan din yung tatay mo. O, di ba? So kumbaga, nag-meeting na sila nung prospect niya. And then the second time around, kasama na nung tatay. So, di ba? So, yan. So, pwede palang ganun. Yan, dun sa objection. And yun nga, naging effective kay Mentor Julio. So, book a meeting from a meeting. Okay, so next is, ito na. Ano ba yung mga madalas na objections? Objection guide with a goal. So ang objection, may mga goal din pala tayong kailangan gawin, di ba? So in every objection, meron tayong goal kung may mga goal pa rin tayo diyan. So hindi lamang yung goal natin kailangan maging mover, goal natin makapag rank up. So hindi lamang pala doon tayo nagkakaroon ng goal, kundi even sa mga objections, meron din pala tayong kailangang goal. Ang goal natin doon is papaano natin i-overcome, di ba? Papaano natin i-handle yung mga ganoong mga objections. Halimbawa, sinabi ng prospect natin, I don't have time. And sabi dito, this is true. Your goal is to figure out where they can squeeze the time in. So, di ba, kailangan nating ipaintindi hindi naman kailangan 100% or full-time kaagad, di ba? So, yun yung goal natin. Na doon sa kanyang ginagawa,
pwede namang maisingit kung talagang gugustuhin niya. Yan. So if you can help them with that, they will join you on the spot. So kailangan lang din natin silang tulungan. Okay. So pero importante na, 'di ba, doon sa process kanina, i-clarify natin ano ba yung pinagkakaabalahan niya. Bakit wala siyang oras? 'Di ba? So importante na kailangan nating tanungin, ano ba yung schedule niya for the day? At bakit niya sinabing wala akong oras para sa ganyan? 'Di ba? So kailangan nating i-clarify, kailangan nating malaman, kailangan nating tanungin. Kasi sabi ko nga, baka doon sa pagtatanong natin na yon is doon natin malalaman kung paano natin siya mapagpapa-join or mapagpapa-pay in. Okay. So next is no money to start. So 'di ba madalas na sinasabi pag may napepresentahan, ay gusto kong mag-join kasi akaso wala akong pang-join. Wala akong cash ngayon. So ito madalas nating naririnig. Okay, so sabi dito, ang goal natin is to let's find a way. Ayan. So first, let's see if they are telling the truth, and most of the time they are lying. So madalas daw is naglalay lang, kumbaga nagsisinungaling lang sila nung sinabi nila na wala silang pera. Ayan. So isipin mo lalong-lalo na siguro pag nakita mong ang hawak naman niya is mga gadget na mamamahalin. So sasabihin niya, ay wala akong pera. Pero ang hawak naman niyang phone is mga gadget is kumbaga mga sophisticated, 'di ba? Kumbaga yung motor naman niya is NMAX, o 'di ba? Yung kotse niya naman is ganito, 'di ba? So pero sasabihin niya na, ay wala akong pang-pay-in. O 'di ba? So ang goal natin is saan ba niya ginagamit yung pera? Totoo ba na nagsasabi siya ng totoo? Totoo ba na wala siyang pera? So, yun yung goal ngayon natin na malaman. Ngayon, kung saan ba niya ginagamit yung pera niya? Nagsasabi ba siya ng totoo na nung sinabi niya na, wala akong pang-join, wala akong pera. O, di ba? So, yun yung kailangan natin i-discover. So, wag muna natin sasabihin na, wala kang pera pala ngayon. Next na lang. Ikaw na mismo nagsabi, next na lang. Hindi. Huwag mong sasabihin na next na lang. Next time na lang ulit. Hindi. So, kailangan nating malaman kung ano ba yung pinagkakagastusan niya. Kasi sa lifestyle pa lang naman, nakikita na natin di ba? Kung ang cellphone niya, malamang siguro 3310, yung mga unang-una, malamang po pwede. O, di ba? Pero kung ang mga gadgets na hawak niya, mga iPhone naman, tapos nakikita mo yung mga alahas niya, kumikinang-kinang na suot niya, di ba? Yung bag niya, yung pantalon niya, Levi's, mga mamahalin naman. So, maaring doon pa lang makikita mo na nagsisinungaling siya, di ba? Or nag-aalibay lang siya, di ba? So, importante na malaman natin. Okay, next is, I don't know anybody. So, madalas ito sinasabi, ayoko dyan dahil wala naman akong kakilala, di ba? So, I'm not a friendly person. I'm not a people person. 'Di ba? Kasi 'di ba sabi natin, ang network marketing, it is a person to person. 'Di ba? It is a people business. 'Di ba? So, sabi niya, people business pala 'yan, wala akong kakilala, mahihain akong tao. O 'di ba? So, ang goal natin diyan is malalaman na ang goal natin is gaano ba karami yung tao or na taong kakilala niya. Let's say for example, sabi dito, how many people are you in your phone? O di ba? Doon sa kanyang phone, ilan ba ang nasa contact list mo doon sa phone mo? Tatanungin natin, magkano ba ilan ba ang tao doon sa na naka-save diyan sa phone mo? O pag sinabing 100, o di ba? Marami-rami na rin yung 100. So pag sinabi sigurong isa malamang, pwede pa. Di ba? Tapos sabi, tatanong natin, how many friends you have in FB? So ilan ang FB friends niya? O di ba sa katulad ko nung sinabi sa akin ni Mentor Far, ni Mentor Casey nung pinresentan ako ng business, tinanong niya sa akin unang-una, ilan ba ang friends mo sa Facebook? Actually, ang friends ko lang talaga that time is nasa less than 100. Pero ngayon nasa 1,000 plus. It's because of
the business. Kasi ang ginagawa ko yung business. Okay, so yun yung kailangan nating i-discover. Ngayon, pag sinabi niya na meron naman akong friend sa Facebook na 100 plus, o ibig sabihin, may potential pa rin, di ba? Potential pa rin. Okay, so hindi natin kailangan na pag sinabi niyang, ay wala akong kakilala, ihinto na tayo doon, hindi. So kailangan nating ipaintindi sa kanya na hindi naman kailangan paramihan sa umpisa ng kakilala. Di ba? Kaya nga sinasabi na kailangan mo nang umpisahan natin doon sa warm market. Di ba? Doon sa mga kakilala, sa mga kaibigan, sa mga kapamilya natin. Doon muna tayo magsisimula bago tayo lumabas. Bago doon sa cold market natin. O, di ba? So, yun yung kailangan nating ipaintindi. Okay. So, next is, I don't wanna bug family and friends. Ito yung ayokong abalahin sila. O, di ba? Sasabihin nila, oh, wala silang, ayoko, nahihiya ako na abalahin yung mga kaibigan ko, yung kapamilya ko. Yan. O, di ba? Yun yung madalas na sasabihin nila, nahihiya ako kasi baka anong sabihin ng mga friends ko. Yan, pag nag-join ako. Yan. So, madalas ganon. Okay, so sasabihin lang natin, sabi dito, oh Sam, let's teach them to do it right. So, kailangan nating ipaintindi na hindi naman talaga natin kailangang abalahin yung mga kaibigan natin, yung mga kaibigan niya, yung pamilya niya. 'Di ba? Para lang makapag-join, para lang maging successful kay IM, o 'di ba? They don't have to bug or beg and this objection comes from their mind. So kasi nasa isip lang nila 'yan eh. Maaring nahihiya lang talaga sila sa umpisa, o 'di ba? Pero kailangan nating ipaintindi na sa network marketing nagsisimula talaga 'yan doon sa cold as a warm market natin. So 'di ba? Anong unang-una pa lang palagi sinasabi ng mga mentors natin na kailangan umpisahan natin doon sa warm market sa warm mga kakilala natin. At 'yun yung kailangan nating ipaintindi. Na hindi naman kailangan talaga na kung sila yung unang-unang market natin at na-convince natin na mag-join. Kasi yung trust nandiyan na. Laging sinasabi ng mga mentors natin, yung trust nandiyan na. Ibig sabihin, pag naka-market ka doon sa mga relatives and friends mo, doon sa family members mo, ibig sabihin, mas malaki na yung chance mo na makapag-market ka ng cold markets. Makapag-penetrate ka ng cold markets. Kasi doon pa lang sa mga circle of friends mo, sa family members mo, may mga napagpa-join ka na. Ibig sabihin, nagtitiwala na sila sa'yo. Ibig sabihin, yung trust nandiyan na. Okay. So, next is, I have to think about it. Ito, madalas sinasabi rin na pag-isipan ko muna. O, di ba? Pag-iisipan ko muna. Pag tinanong mo, kailan ka ba mag-join? Pag-isipan ko muna. Madalas ganun yung unang-unang reaction. So, sabi dito, this is not a real objection. So, lagi nating tatandaan na nang objection is not permanent. Ibig sabihin, malaki talaga yung chance na mapagpapa-join pa rin natin sila. Ang importante lang is yung right timing, di ba? Yung right strategy. Okay, sige. Next is, sabi dito, you can't answer, you must find the real objection to answer. So bakit ba niya sinabing, pag-isipan ko muna? O di ba? Pag-iisipan ko muna. Kailangan nating malaman. Ano ba yung tumatakbo dun sa isip niya? Pwede bang malaman kung ano yung nasa isip mo ngayon? Baka naman pwede kong sagutin. So ganun yung tanong natin. Kailangan nating malaman kung ano yung tumatakbo dun sa isip niya. May mga informations ka pa bang kailangan na kailangan kong sagutin? May mga katanungan ka pa ba na hindi ko nasagot? 'Di ba? So kailangan din nating tanungin. Kasi maaaring yun nga sabi ko nga kanina sa umpisa, maaaring may mga informations talaga siya na gustong malaman na hindi talaga natin nasabi. Nahihiya lang siyang magtanong. Okay. Next is, I'm not a salesman. So wala akong alam diyan. Ito yung sasabihin, wala akong alam diyan. O 'di ba? Madalas lalo na pag ang sagot lang nila is yung mga kwan lang ang nakakaalam diyan, yung mga nakagraduate, ganon.
Pero ang kailangan nating ipaintindi sa network marketing is for everyone, yung network marketing. Hindi kailangan makapagtapos. Diba? Hindi kailangan naging doctorate ka sa negosyo para maging successful sa business. Okay, so sabi dito, ang kailangan lang daw, ang strategy natin is fantastic. Salespeople never translate in network marketing. And we are glad to understand that. So kailangan nating ipaintindi na hindi naman pagalingan dito sa network marketing, kundi pasipagan. Diba? Depende yan sa effort na i-exert natin. So dapat yun yung kailangang ipaintindi natin doon sa prospect natin o doon sa invite natin. Yan, diba? Okay. So, pero wag mong kukontrahin. Kung ano yung sinabi niya, wag mong kukontrahin. Ah, wala akong alam dyan. Ay, ganun ba? O sige nga, Rod. Next time na lang ulit. Thank you sa time. So, wag ganun. Diba? So, kailangan nating malaman, ipaintindi na sa ganitong industry or sa network marketing is hindi kailangang nakagraduate ka. O di ba nga, tingnan na lang natin sila Mentor Marlon, hindi naman nakagraduate ng college, di ba? Yung mga truck drivers, di ba? Yung mga Jollibee crew, ang dami. Pero nagawa nila. So yun yung kailangan nating ipaintindi. Ngayon, kung paano natin siya paiintindi, malalaman natin yan mamaya. No, paano natin malalaman? Kung paano natin ipapaintindi? Kasi ang tanong natin, paano ko ba gagawin para maintindihan niya? So may strategy yun. So malalaman natin mamaya. So itong mga sinasabi kong objections na to is meron siyang mga sample scripts na pwede nating gawin. Pwede nating i-apply. Yan. Yung mga sample scripts. Okay, next. Ito, I don't have time. Diba? Sinabi kanina, wala akong time dyan. So ang goal natin dito is to make them realize how they can manage their time. So yun yung goal natin. O diba sabi ko kanina, kailangan nating tanungin ano ba yung schedule niya sa isang araw. O diba tanong mo, pwede bang malaman kung anong pinagkakaabalahan mo from 8 to 5? Yan. So pwede nating tanungin na ganun. O sabi niya, nagtatrabaho ako sa ganito, full-time akong empleyado. Okay, so pwede ko bang malaman din kung after ng office hours, anong ginagawa mo? O diba? Doon malalaman kasi natin eh. Mamaya sasabihin niya, after ng mga 7 o'clock, pagkatapos kong kumain, nakahiga ako, nagmo-Mobile Legend ako. O diba? Ibig sabihin, yung paglalaro niya ng Mobile Legend, pwede yung potential or pwede yung opportunity sa atin na ma-convert siya or mapaisip siya na ay oo nga ano tama pala yung sinabi niya. O di ba? So opportunity 'yun sa atin. Kailangan din lang nating ipaintindi na kung paano nila ma-manage yung time nila. Okay. Next is sabi dito, sample, ito na yung script na sinasabi ko no. Sample si John. So sabi ni John, sabi ni John, I don't have time. Di ba? So sabi niya, so you are saying if you could see that you have that you had an extra hour in the day to work your business, you'd be all in. O di ba? So ina-assume natin na kapag meron siyang oras, magagawa niya yung business. O di ba? Ina-assume natin na pag may oras talaga siya, magagawa niya yung business. So ano ang sagot ngayon ni John? Typically ang sagot ni John, yes, 'di ba? So kasi ang tanong lang naman, ang sabi lang naman niya is wala siyang oras na gawin. O 'di ba? Pero pag nagkabakante siya at na-manage niya ng tama yung oras niya, magagawa niya. O 'di ba? So typically he will say yes to the question. Okay. Next. Ito yung sinabi ko kanina, no? So, kailangan nating malaman. So, what hours do you work? Anong oras ka ba madalas na busy? Yun yung kailangan malaman, di ba? So, how does your schedule look like? So, from 8 to 5, ano ba yung ginagawa mo from 8 to 5? From 5 to 7 p.m., ano ba yung ginagawa mo? Pag Saturdays, ano ba ang ginagawa mo? Pag Sundays, ano ba ang ginagawa mo? So, yun yung kailangan nating malaman. Okay, so yun yung kailangan nating
malaman sa kanya. And then sabi, okay. So dito, sabi dito, John, are you ready to get started so I can help you get your time back to spend with your family? So nung nalaman natin kung paano niya i-spend yung time niya, huwag natin papasukan kaagad na magninegosyo. Ang sasabihin natin is, maganda pala, no? Meron ka palang time. Pwede pa lang yung paglalaro mo ng ML is pwede mo siyang gamitin para sa family members mo para makapag-bonding kayo. So wag mong ipipilit na sasabihin na, may time ka pala, pwede mong gawin si IM. Wag. Hindi ganon. Unang-una is, ipaintindi natin na, yan yung pwede mong gamitin para mag-spend ng time doon sa family mo. Yan. Kasi di ba, yan yung biggest motivations ng bawat isa. Di ba yung family? Di ba? Kaya nga ang mga Pilipino, family-oriented tayo . Di ba? Kasi ang mostly na iniisip natin is yung kapakanan ng ating mga kapamilya, yung ating family. Yan. So, kumbaga doon matatouch yung doon nagkakaroon ng palaisipan yung prospect. Ay oo nga, magkakaroon pala ako ng time sa family ko pag talagang na-manage ko lang ng maayos yung time ko. Yan. Kasi ang goal natin is talagang matulungan natin siya kung paano niya i-manage yung oras. Okay, next. Exam. Ito, I don't have money to get started. Ito yung wala akong pera para mag-start pag mag-join. Yan. So, di ba sabi natin kanina, ang goal natin dito is totoo ba na wala siyang pera or wala siyang pampayin? Yun yung goal natin kanina, di ba? Kailangan nating malaman kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi. Okay, so paano natin yung gagawin? Okay, so sabi dito, they are seeing your opportunity as money spent, not as an investment in business. So maaring kaya niya sinabi yon dahil ang mentality niya is gastos lang siya, hindi siya investment. So again, ang goal natin dito is ipaintindi natin na it is a business. It is, kasi ang lahat naman ng business is an investment. Wala namang business na expense. Diba? So yun yung kailangan nating ipaintindi. Okay, so na yung gagamitin niya para mag-join is hindi siya gastos. Unang-una babalik sa kanya . 'Di ba? Pag nag-pay-in ka nga, may kapalit na product. 'Di ba? So doon pa lang wala siyang gastos kasi balik ka agad yung kanyang puhunan. 'Di ba? So return on investment ka agad. 'Di ba? So yun yung kailangan nating ipaintindi. Okay, so example, just to clarify, John, you simply don't have 5-6 in your bank account. Is that correct? So halimbawa, ito is an example ko lang yung copper, pinakamababa, kasi napresentahan na natin. Maaaring na-overwhelm siya doon sa mga ibang packages. Diba? So ang option natin dito is, kung hindi niya kaya doon sa mga higher packages, pwede natin siyang i-offer doon sa pinakamababang package, 'di ba? So kasi ito yung 5-6, ito yung copper 'di ba? Ito yung pinakamababang package. Ngayon i-clarify lang natin. Okay. So kung yun bang pinakamababang package is kaya niya bang i-avail or hindi. Okay. So tanong natin, John, just to clarify, John, you simply don't have 5-6 in your bank account. Is that correct? So ganun yung dapat yung approach natin. Okay. Ngayon, pwede rin ito na ganito. Or you don't have a credit card with 5,600 of credit on it. Tama ba? May credit card ka ba? Or wala ka bang credit card na may lamang 5,600? So pwedeng ganun. Kasi di ba, ang daming mode of payment natin . Pwedeng WBush, pwedeng credit card, pwedeng cash. O, di ba? So, since sabi niya wala siyang cash, ito yung pwede natin gawin. Okay. Next, sabi dito, typically, John will say no. Siyempre, may hiya yan. Sabi niya, meron naman. Di ba? May laman naman yung bank account ko, yung savings account ko. O, di ba? So, ibig sabihin, meron.
kumbaga mislead lang niya tayo. Okay? 'Di ba kumbaga parang nag-aalibay lang siya, gumagawa lang siya ng excuse. 'Di ba sabi kanina doon sa objection, is just making an excuse. So gumagawa lang siya ng excuse. Yan. So since natanong mo na nalaman mo na meron, ibig sabihin, po pwede siyang mag-join. O, di ba? So, siyempre, sabi niya, lalong-lalo na pag nagtatrabaho yan. Okay, so ano ba ang work mo? Yan. So, magkano ba ang sweldo mo? Pwede bang malaman? So, doon pa lang, makikita mo kung talagang nakakapag-ipon siya o hindi. May savings account siya o hindi. Doon sa mga gadget na gamit niya, nakakapag-ipon ba siya o wala? Diba? So may excess money ba siya or wala? Doon pa lang nakikita na natin. So kailangan lang talaga nating malaman kung paano niya ginagastos yung kanyang pera o yung kanyang kita o yung kanyang kinikita from work. Okay. So next, sabi dito, so you really have the money kasi nalaman na natin na meron siyang credit card or meron siyang cash sa bangko. So you really have the money. It's a matter of prioritization. Am I correct? So, ganun yung approach natin. So, tama ba na kailangan lang nating ma-prioritize? Yan. So, kasi maaring may pera siya, hindi nga lang niya alam kung paano niya gastusin, paano niya i-spend. Diba? Paano niya gamitin. Okay. So, yun yung isa sa mga goal natin pag ganito yung objections ng prospect natin. Okay. So, ang sagot naman ni John will always say yes. O, di ba? So, pag na-realize niya na, ay, tama nga pala, may excess money ako sa banko. So, paano ko pagagastusin yun ng productive? Yan. So, pag na-realize niya, John will always say yes. O, di ba? Then you need to diagnose what John is spending his money or instead of getting started. So ito yung sinabi ko kanina, kailangan nating malaman kung paano niya ginagastos. Ayan. So meron kang bangko, meron kang cash sa banks. Ano ang plano mo doon? Tatanungin natin, ano ba ang plano mo doon? Bakit ka nag-iipon? So ano ba ang paggagamitan mo doon sa pera mo sa bangko na na-save mo? Yan. So kailangan nating malaman. 'Di ba? So importante na ganun yung approach. Okay. Then ask John, when will you have 5,600 available to get started so you never have this problem again. Halimbawa naman talagang wala. Talagang wala naman. Sinabi niya na wala talaga akong pera, wala talaga akong cash sa bangko. Wala talaga akong credit card. Wala talaga akong other means. Oh, 'di ba? So ang tanong natin is tatanungin natin si John kung kailan siya magkakaroon ng 5-6. 'Di ba ang ginawa ni Mentor Far? Sino ba yung napresentan? Yung invite ni Andrew nung kahapon yata or nung Thursday? Sino yung invite niya? Yung taga Pampanga. Oh, 'di ba ang approach ni Mentor Far is kailan mo maipo-provide? Di ba? Ganun yung tanong niya. Ganun yung approach niya ni Mentor Far. O, di ba? So, tanong natin kung kailan magiging available yung 5,600 na papag-pay-in. So, nung sinabi ng invite ni Mentor Andrew na wala pa akong ganyang 5-6, doon in-offer ni Mentor Far, pwede namang magpa-reserve, reservation. Kung gusto mo, para yung mga ibang magjo-join na nakakausap namin is under mo na kailangan mong ng reservation. So para ma-realize din niya na ganun pala talagang dapat kailangan ko nang mag-join. So ayun. So kaya pwedeng reservation 'yan. Okay. So para ma-realize natin, para alam natin na nag-invite kung kailan din natin i-follow up. Kasi pag sinabing after 1 week, balikan natin siya after 1 week. 'Di ba? Pag sinabing kinabukasan, balikan natin siya kinabukasan. So maaring hindi siya makapag-on the spot ngayon, pero kinabukasan since nalaman mo kung kailan siya pwede magkaroon ng ganoong cash, babalikan natin siya on that day. Okay. Next is ayun. So then you call his
on the date to get his start, to get started. Yan. So mali yung grammar ko doon, sorry. So babalikan natin siya. Okay, so babalikan natin. Okay. So pag sinabing ganitong araw, o di balikan natin. Okay, next is I don't want to bug your friends and family. Ito yung ayokong abalahin. 'Di ba? Ayokong istorbuhin yung mga family members ko. Yan, at saka yung mga kaibigan ko. Yan. So, start out with their warm market because that is how they will make the most money fast. So, ito yung sinasabi na lagi ng mga mentors natin na warm market. Okay? So, talk to strangers and win in network marketing. So, kapag ayaw naman nila kausapin yung kanilang mga families and friends, kailangan din nating ipaintindi na marami namang tao sa mundo. Okay? So, kaya nga meron tayong tinatawag na cold markets na ang pagninegosyo is hindi lamang para sa mga warm markets, kundi meron din mga cold markets. Like dun sa mga bumibili sa mga department store, sa mga groceries, hindi naman nila kakilala yun eh. Diba? Hindi nga nila alam kung anong pangalan, hindi nga nila alam kung taga saan sila, pero nakakabenta sila. So ganun din tayo. Diba? Yun yung cold markets natin. So kailangan nating ipaintindi na sa network marketing is hindi lamang hindi natin kailangang abalahin or involve yung mga family members agad-agad kung talagang ayaw nila. Kasi meron pa namang opportunity sa labas. Yun yung mga cold market natin. Okay, next. Ito very critical. Ano? Don't defend or interrupt them. So pag nagsasalita, sinabi nila na ayoko, ganito. So huwag mong i-interrupt. Okay? So makinig ka lang. Diba? Hayaan mo lang silang nagkukwento. Okay. So they will tell you exactly what you need to do and say to enroll them. So kasi habang nagsasalita sila, maaaring doon magkaroon ka ng opportunity kung paano mo i-approach, paano, anong strategy yung gagawin mo para ma-convince mo sila. Ayan. Na mag-join or na ma-invite or na mapag-pay-in mo sila. Okay, then say, are you ready to get started making money without ever bugging your friends and family? Kasi naintindihan na nila na pwede pala silang pumasok sa ganitong industry na kahit wala yung mga warm markets nila, ay pwede silang mag-proceed. Di ba nga, ang daming mga naging successful sa network marketing na madalas cold market, o di ba yung mga business partners natin, may mga taga ibang bansa, iba nga mga foreigners, hindi naman natin sila kakilala. So yon, next is I have to think about it. Ito, pag-isipan ko muna. Okay, so ito rin madalas na mga objections, no? I have to think about it. Pag-isipan ko muna, yun yung sasabihin sa atin pag pinresentan. Okay, so sabi dito, you can't debunk this objection. You've got to figure out what they need to think about before you can go any further. This isn't an objection, but most of us fall into this very big trap. So parang trap daw lang pala siya. Yan. So wag mong kukontrahin. So pag sinabing pag-isipan ko muna. Yan. So 'di ba lagi kong sinasabi kanina na kailangan nating malaman kung ano ba yung tumatakbo sa isip nila. Okay. So para malaman natin. Okay, so this objection will trip you up if you are not careful, sabi. So it's actually not an objection by definition. So sabi dito, an objection will give you what you need to know to answer a question. So habang nagtatanong ka, doon mo masasagot yung mga katanungan niya, yung mga information na kailangan niya. Okay, so I have to think about it. We'll never give you the proper information. So pag hindi ka nagtanong,
hindi mo malalaman kung paano mo siya mapagpapatiin. Ano yung i-discuss mo sa kanya? Anong strategy yung gagawin mo? Kung sinabi niya, pag-isipan ko muna, sige, pag-isipan mo muna. So hindi dapat ganun. So kailangan nating magtanong, kailangan nating i-clarify. Ano ba yung iniisip niya? Kasi habang maaring habang sinasabi niya, doon tayo nagkakaroon ng opportunity, doon natin malalaman na, ganito pala dapat ang gagawin ko. Yung approach ko para ma-convince ko siya. Okay. So yun. Next is, we have to diligently ask what they are needing to think about. Okay. So this will help us tremendously. So kaya lang, kailangan yung pagtatanong lang natin is kumbaga extra cautious lang. Diba? Pag sabi nga, kailangan piliin lang din natin yung mga words na gagamitin natin. Kasi pag once na nagkamali tayo, maaaring yun yung mag-trigger na mas lalong hindi siya hindi natin siya mapapa-join, 'di ba? Kasi kaya nga tawag nito, extra cautious pag nagsasalita ka. Kasi ayaw mong masaktan, kumbaga ayaw nating mapasakit sa damdamin. Kaya kailangan din nating piliin yung mga words na gagamitin natin. Okay, so kaya sa pagtatanong natin, kalmado ka lang, 'di ba? So piliin din natin yung mga words na katanggap-tanggap. Okay. And then example, John, what exactly do you need to think about so I can get you over the proper information? O, 'di ba? Kasi ang reason kung bakit niya sinabing pag-iisipan ko muna is because yung mga information na kailangan niya is hindi pa niya nakukuha. Or yung mga information na nasabi natin is hindi yun yung gusto niyang marinig. Okay. So, ang gagawin natin dyan is, if you're trying to say no, it's completely okay. So, ganun lang yung pag-handle natin. So, sabihin natin na, ganun ba? So, kung talagang ayaw mo, thank you for listening. Di ba? Okay lang yan. Ganun lang. Okay. So, huwag mong sasabihin na, sige, bahala ka. Kung ayaw mo, huwag ganun. O, di ba? So, sabihin lang natin na, it's okay. Thank you for listening. Yan. So, thank you for coming para sa business presentation. Ganun. So, thank you for making your effort. Ganun lang. Okay. Next is give him time. Give him takeaway and typically he will come back to you crawling. So, bigyan mo lang pala siya ng takeaway. Kumbaga, ano ba yung mga informations na kailangan niya? Halimbawa, kaya niya sinabi na pag-isipan ko muna is meron siyang gustong ma-validate. Halimbawa, totoo ba na malaki ang kitahan dyan? Sino ba yung mga kumikita dyan? So yun yung validation na gusto niyang malaman. Kaya niya sinabing, I have to think about it. Pag-isipan ko muna. Kasi hindi mo pa napipresent. Hindi mo nasasabi na maraming kumikita. Malaki yung opportunity. Yan. Okay, so then John will tell you what you need to know to enroll him or send information to him. So since tinanong mo siya, kailangan pala niya ng validation na ganito. Sino ba yung kumikita ng ganitong malaki? Yan. So ngayon, pwede mo siyang sendan ng video kung ipanood mo siya sa kanya yung video kung offline, kung katabi mo siya, pinipresentan mo siya, or kung halimbawa naman online, send mo yung video. Yan. So kung ano yung gusto niyang malaman. Okay, so kung sinabi niyang gusto ko sino ba yung mga naging successful. Yan. So halimbawa nurse siya, nurse. Nurse ako, hindi ko linya yan, di ba? So pag-isipan ko muna. So ngayon, ang gagawin natin, pwede natin siyang sendan ng testimony ng isang nurse. Yung katulad din niya, para makarelate siya. O di ba, laging sinasabi ng mga mentors natin. Kaya nga importante na alam din natin yung mga ibang business partners natin. Kasi sila din yung nakakatulong sa atin. Okay, send the appropriate information and ask him, when you will have reviewed the information, so tanong natin kung kailangan, kung hanggang kailan na pwede siyang tawagan, pwede siyang i-follow up, pwede niya, hanggang kailan niya pwedeng panoorin yung video.
Okay. So para alam natin kung kailan natin siya pwedeng balikan. So pag sinabi niyang within 48 hours, o di balikan natin siya within 48 hours. Pag sinabi niyang after 30 minutes, o di balikan natin siya within 30 minutes. Okay. So ganun. Next is, I'm not a salesman. Ayan. So kumbaga, yung salesman na sinasabi is hindi ko alam yan, hindi ako marunong dyan. Ayan. So hindi ako marunong magbenta. Hindi ako marunong mag-invite. Kasi pag sinabi nating salesman, hindi lamang product ang binibenta. Diba? Yung services. So an objection that you can easily debunk, like most objections, understand that this is coming from their experience. You just have to ask a little question. Ayan. So kailangan lang daw nating tanungin. Okay. So ang tanong, ang gagawin lang daw natin is sabi dito, what about your experience today made you think that you needed to be a great salesman? So ibinalik natin sa kanya yung tanong, yung objection niya. Sabi niya, oh, hindi ako marunong dyan. Ganon. So pwede natin sabihin na, sa tingin mo, ano ba yung characteristics or yung quality ng isang salesman para magawa yung ganitong klase ng negosyo? So ibabalik natin sa kanya. So hindi tayo yung directly na sasagot. Diba? Okay. So sabi dito, remember, the way you bring people into your business is typically how they will think they must bring people into the business. So if you do things in your network marketing company in a non-salesy way, they won't ask questions. So pag pinaparamdam mo or pinapakita mo na kailangan mong magaling sa selling, kailangan mong medyo technical person ka, so talagang parang unang-una pa lang parang mai-intimidate siya. So magkakaroon siya ngayon ng doubt kasi hindi naman talaga siya marunong. So kung ang gusto mong ipaintindi is kailangan dapat magaling ka, maboka ka. So hindi dapat ganoon. Okay, so kailangan mong ipaintindi na hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan mong maging magaling na salesman para makabenta. Ayan. So ang importante lang kailangan nating ipaintindi is kailangan lang nating gawin ng maayos. Diba? So lagi namang sinasabi ng mentors natin, meron ng sistema si IM. So hindi na natin siya kailangan baguhin. Okay, so I highly suggest using three-way calls as much as you possibly can. So halimbawa isa siyang yung prospect natin is isang nurse. Ayan, so palaging nurse yung example natin. Pag halimbawa ba may ipapakiusap ako sa iyo na katulad mo na naging successful sa ganitong industry, ay may time ka ba ngayon? Ayan. So pag sinabi niyang yes, o di kung may kakilala ka, pwede mong tawagan. Di ba? Pwede mong i-contact. Ayan. So ito na nabanggit na rin ni Mentor Edge, no, na pag halimbawa ang prospect natin is OFW, makaka-relate siya sa mga OFW rin. Di ba? So kung ano yung profile ng tao, makaka-relate siya dun sa the same profile. So importante 'yon. Okay. So importante para sa atin na malaman din yung profile. Yan. So, na hindi kailangang hindi kailangang magaling sa pagbebenta, hindi kailangang magaling sa pagtutok kasi lahat naman is natututunan. Okay. Next is ito, 'di ba? Ang multi-level marketing ba is a scam? Ayan. So nag-o-object siya dahil sa tingin niya ang network marketing is a scam. Okay, so 'yun yung reason kung bakit natin diniskus kanina yung pyramiding at saka yung network marketing. So para alam natin, para pag nagtanong sila sa atin, alam natin kung ano yung isasagot natin. Okay, so sabi dito, this objection is laughable but the prospect just don't know any better. So kasi ang mas talagang nakakaalam naman ikaw, tayo bilang independent distributors ni IM Worldwide. Diba? Kaya niya nasasabi na scam dahil wala siyang idea. Or
maaaring yun yung naintindihan niya doon sa mga kakilala niya na dating nag-join. Kasi hindi nga nag-prosper. Sabi niya, oh, hindi nag-prosper yan kasi scam yan. O, di ba? So, yung negative thinking. Okay, so your prospect is going off of what they have heard in the past from friends and obviously has no solid facts. So, kumbaga, yun nga, ang nasasabi niya yun kasi wala siya talagang alam about network marketing. Okay, so kaya ako actually diniscuss yung network marketing. Ano ba yung ibig sabihin ng network marketing? Next is, ang job natin bilang mga participants, tayo bilang mga independent distributors or nag-i-invite is to create posture and confidence. Diba, laging sinasabi ng mga mentors natin during trainings na huwag kang nagpapakita na bata ka lang, diba? So kung ang prospect mo is mas matanda sa'yo, confidence ka lang dapat, diba? Confident ka lang dapat sa sarili. Yan, diba? So huwag mong ipakita na parang pinanghihinaan ka ng loob. So dapat kalmado ka lang, diba? Okay. So yun, and then, kasi pag ganun yung pinakita mo na parang medyo natitense ka, ay hindi ito credible, di ba? So hindi ka panipaniwala ang maaaring sabihin nito. So yun yung magiging impression ng prospect. So importante talaga na yung posture and confidence natin. Okay, so when you ask questions of your prospect, it makes them understood how silly they seem. So di ba kasi pag nagtatanong tayo, tatanong mo, ano ba ang sa tingin mo ang multi-level marketing. Yan. So bakit mo nasabi na ang network marketing is a scam? So pwede nating tanungin na ganun. 'Di ba? Sa kanila manggagaling, hindi sa atin manggagaling yung sagot. 'Di ba? Huwag nating sasagutin kaagad. Scam ba 'yan? O 'di ba? Pwede nating sabihin na bakit mo naman nasabing scam? O ngayon magkukuwento 'yan. Magsasabi kung ano yung sa tingin niya kung bakit scam si networking. Okay, so what do you mean scam? Ito tanong natin, what do you mean scam? Making them answer usually leaves them speechless. O di ba? Pag sila yung tinanong mo at hindi sila nakasagot, ibig sabihin sinasabi lang nila na scam. Kasi wala talaga silang idea about network marketing. Kumbaga excuse lang talaga nila, sinasabi lang nila dahil ayaw nilang mag-join. Diba sabi nga natin kanila, objection is an excuse. It's a maybe. Diba? So pero pag tinanong naman sila about network marketing or ng tawag nito ng MLM or ng scam, hindi naman nila masagot. Kasi wala talaga silang alam. Okay, so kaya tayo bilang mga independent distributors, pag mga ganun, tayo yung nakakaalam sa industry na pinasukan natin or sa business natin. So, yun, dapat confident ka lang. Okay, so never get defensive. So, huwag kang maging defensive kasi minsan nagiging emotional tayo lalong-lalo na pag sinabi na, oh, scam yan, ganito. O, di ba, medyo nakaka-hurt minsan. Di ba, pag sinasabi na scam yan, bakit ako sasali dyan, scam yan? Eh tayo, distributor tayo, networker tayo. Di ba, masakit pakinggan madalas? Okay, so huwag tayong maging defensive pag ganun yung reaction or yung objection ng ating prospect. Okay, so simply ask them the question and that will determine whether or not do you want to cover the objection. Ito yung gusto mo pa bang sagutin yung tanong niya o hindi. Diba? So kung talagang negative na yung thinking niya, huwag mo nang sagutin, hayaan mo na lang. Okay, so if you don't, kung ayaw mong i-take yung objection niya na yun, ayaw mo nang sagutin, ito yung gagawin mo. Ito yung sasabihin mo. I don't think this is fit for you, but I appreciate. So sasabihin lang natin, pasensya na, maaring hindi ito para sa inyo. So ganun. So hindi tayo nagmumukhang, hindi natin nasasabi na hindi tayo nakakasakit ng iba, di ba? So hindi natin nasasaktan yung loob niya. So importante pa rin na yung choice of words talaga natin is importante. Yan. Kasi lagi natin isipin, objection is a maybe. Is a maybe. Pwede pa rin siyang maging kapart natin. Importante lang is hindi natin may paramdam sa kanya o hindi natin siya masaktan.
dahil hindi tayo magandang nasabi. Yan. Okay, next is if you do kung gusto mo naman na kung gusto mo naman na recover yung objection, tapos tawag nito na-realize niya na tama ka, sabi dito, if you do, simply say, are you ready to get started and legitimately start making money today? O, diba? So, since na-explain mo siya ng maayos about networking na hindi naman siya sa scam, at pag tumanguta mo siya, ibig sabihin, nag-a-affirm siya dun sa sinasabi mo. Naniniwala na siya dun sa sinasabi mo. O, diba? Madalas ang gesture kasi madalas pag nag-a-affirm siya sa iyo, ang expression diyan is tumatango-tango siya, 'di ba? Yung facial expression mismo is doon pa lang nakikita natin na nag-a-affirm siya. So kung nakikita natin na nag-a-affirm siya doon sa sinasabi natin, pwede nating sabihin na kailan siya pwede mag-start. So okay na ba sa iyo, nasagot ko na ba yung tanong mo? So ganun. Okay. So next is ito. Is this a pyramid scheme? 'Di ba? Ito rin kaya ko siya in-explain kanina. Yung pyramid structure versus network marketing. Importante rin kasi ito kasi ito rin yung madalas na nagiging objections. Kasi pyramiding 'yan. 'Di ba? Ang dami nang naloko sa ganyan kasi pyramiding 'yan. 'Di ba? So ito, ang tanong lang natin is lets you know where the person sits in their mind. Ano ba yung tumatakbo sa isip? Bakit nga sinasabing pyramiding? 'Di ba? So kailangan nating malaman yung pyramiding. Okay, so in order to answer your question, ito yung sasabihin natin sa kanya. Ito yung script na pwede nating sabihin na gawin. Okay, so since sinabi niya na pyramiding, is that a pyramid? A pyramiding scheme? Sabi niya, is this a pyramiding scheme? I am worldwide a pyramiding? So ito yung tanong natin dapat. Okay, so sabi dito, in order to answer your question, can you please tell me what a pyramid scheme is? So siya yung sasagot doon sa tanong niya. Hindi tayo. Di ba? So huwag nating diretso yung sasagutin. Sasabihin natin na, iba-iba ang kwan, iba ang I am worldwide doon sa pyramid kasi ganito, ganito, ganito. Hindi ganun. Di ba? So siya yung, ang approach natin is, tayo yung magtatanong sa kanya. Ang goal natin is siya yung sasagot doon sa tanong niya. Di ba? So ano ba yung sa tingin niya kung bakit niya sinasabing ang networking is a pyramiding? Di ba? Okay. So sabi niya, they may say, well, one of those is Amway. Di ba? Ang Amway is a networking din. Yan. So sasabihin niya, oo, kasi ganito rin eh. Meron ding akong alam na ganyan, si ganito. So, yun. So, maaring ganun yung sasabihin niya. Okay, so tanong ulit. Hindi natin sasagutin ha. Wala muna tayong sinasagot. Kumbaga nagtatanong lang ulit tayo sa kanya. So, let him answer his question. Yung prospect ang sumasagot doon sa kanyang tanong. So, hindi tayo yung directly na sumasagot. Okay. Sige, sabi, what is your experience in network marketing? Tanong natin kasi maaring tawag nito yun nga ang doon sa umpisa pa lang ang concept, ang misconception is ang network marketing is isang klase ng pyramiding. Okay, so kaya kailangan nating malaman kung bakit ano ba yung tumatakbo sa isip niya, bakit ganun yung pagkaintindi niya. So have you or a family member been involved in the past? So yun yung tanong natin. Na-involve na ba ang family mo? Or dati na ba silang na-engage sa pyramiding, sa networking? So yun yung tanong natin. So tatanong lang natin. Siyempre magkukwento yan. Diba? So doon natin malalaman na nagkaroon pala siya ng negative experience. Doon nang gagaling ngayon yung idea kung bakit niya sinabing si-network marketing or si-networking is a pyramiding. Okay, so doon ngayon nanggagaling yung kanyang objection. Okay, so hear their story and that will tell you what to do. So pakinggan mo lang. Pakinggan lang natin kung ano yung istorya nila. So di ba nagtatanong tayo, so ano ba yung experience natin?
nag-join ka na ba dati sa network marketing, kamusta naman yung experience mo, gano'n. So, magkukwento at magkukwento yan. Okay. So, whether I want to work with them, ito tatanong natin, kung halimbawa naman talaga na nakikita talaga natin na yung idea talaga nila is ano, is talagang pyramiding yan, tanong natin dun sa sarili natin, gusto pa rin ba natin na makatrabaho sila or makasama sila? Kasi doon sa pag-iisip nila or idea nila or konsepto nila about network marketing is base dun sa pagtatanong mo, nakikita mo talaga na negative. Siyempre, kailangan nating mag-decide kung gusto ba natin silang makasama. Diba doon sa umpisa kanina, ang first step is worthy ba sila doon sa time at saka effort na i-exert natin. Yan. So, since negative siya talaga, o di wag na nating taglaanan ng panahon. So, kumbaga, wag na tayong maglaan ng effort. Proceed with the other prospect. So, why they are telling me this. So, bakit kaya nila sinasabi yon? So, kailangan nating malaman. Bakit kaya nila sinasabi na ang network marketing is a pyramiding? So, yun. And then, what I need to do or say to enroll them? So, ano ba yung gagawin kong strategy para makabenta ako ng opportunity para mapag-pay into sila? So, base doon sa kanilang pagkukwento. So, ayan. So, sabi ko nga, kung hindi naging effective yung mga unang strategies natin, kailangan lang din nating mag-adjust. Kailangan nating palitan. Kailangan nating i-recalibrate. Kailangan nating i-assess. Kung naging effective siya, sustain. Pero kung hindi naman, palitan and then strategize ulit. Find ng another way, another strategy. Okay. So, ito pa. Pag sinabi namang nag-object siya, ano ba yan? Ano ba yung sinasabi mo? Diba? What is it? Okay. So ito, this typically is an objection before they see the video. Ito, di ba, pag nag-i-invite tayo, di ba, pag nag-i-invite tayo for IDP, di ba, may mga prospect tayo, may mga prospect list tayo. Pag kinakausap natin, di ba, madalas ang tanong nila, ano ba yan? O, di ba? Pag halimbawa, lalong-lalo na pag sa Facebook lang. Kasi hindi natin, mahirap talaga tayong mag-explain pag Facebook lang. Pag nag-prospect tayo, sinend natin yung script of inviting, ano ba yan? Yun yung tanong sa atin, di ba? So, ganun yung first na tanong. Ano ba yan? They are really saying, tell me why it's worth my time to watch the video. So, hindi nila sinasabi pala na ano ba yan? Kundi, ano ba yung mapapalakop? Bakit kailangan kong manood ng IBP? Bakit kailangan kong manood ng video? Diba, doon sa ginawa ni Mentor Far, doon sa GC natin, bago ma-IBP is kailangan niya munang mag-join sa page at mapanood yung video. Diba? Siguro na-experience nyo na, ano ba ang meron dyan sa video? Diba? So yun yung tanong, what's it? What is in it? Diba? Yun yun. Okay. Ito madalas nga doon sa mga prospect natin, doon sa mga invite. Okay. So, this objection is really like saying, can you tell me enough to tell you, can you please tell me enough to tell you no? It's really that simple. Your prospect needs to watch the video or your presentation. Okay, so kailangan nating di ba sabi ni Mentor Far, kasi tayo as a networker, kailangan nating ipaintindi na lagi tayong busy. Di ba? So kailangan nating ipaintindi na ang negosyante, importante na alam din ng prospect natin na marami tayong ginagawa kahit wala naman. O di ba? Nagmumukha kang busy. Kaya kailangan nating sabihin na mapanood muna nila yung video. Wala tayong time nakasasagot ng kasasagot lahat ng tanong nila. Okay? So, ang importante is sasabihin natin, okay lang ba na maisisend ako sa iyo na video? Kasi marami akong pipresentan. Busy ako ng ganitong oras.
pwede bang mag-send muna ako ng video? And then pag may mga additional questions ka, saka na lang din natin pag-usapan pag napanood mo. Pwedeng ganun yung approach natin. Diba? So kaya nga gumawa si Mentor Far nung dun sa ng video dun sa GC. Or minsan naman kasi kaya niya nga ginawa pa ng 20 minutes lang kasi minsan nabobore sila. Nanonood kasi masyadong mahaba. 'Di ba? Pag yung IBP kasi 1.5 hour. So sinorten ng 20 minutes. Yan. So para hindi mabore. Kumbaga ano lang yung pinaka-highlights, 'di ba? So yan. So the real reason why most people get this objective is they didn't set the stage. We failed to allow someone to know that we are busy. So ito na yung sinasabi ko kanina. So kailangan nating ipaintindi na busy tayong tao, tayong mga negosyante. Kasi di ba lahat naman ng negosyante is busy. Hindi sila nagiging successful pag hindi ka busy. Hindi ka busy sa ka-invite, hindi ka busy sa kaka-attend ng training, hindi ka busy para matuto, o di ba? So kailangan nating ipaintindi na busy tayo. Kaya yun nga, pag nag-invite tayo, ang goal natin dyan is mapanood muna nila yung video bago natin sagutin lahat ng mga katanungan nila. Kasi maaaring yung mga tanong nila is masagot doon sa video mismo. Kasi maaaring pagtanong sila ng tanong, yung time na may spent natin doon sa katatanong at saka sa sagot, aabutin tayo ng ilang oras, ilang minuto. So sayang naman, diba? Okay. So next. Eto, I have to ask my spouse. Tanong ko muna sa asawa ko. O, diba? Tatanong ko muna sa asawa ko. So sabi dito, hayaan lang natin. Diba? Let them. So hayaan lang natin itatanong sa asawa. Never try to take this away from them. So kumbaga, hayaan lang natin. Huwag natin kontrahin. Kasi diba, kasi nga ang pinopromote talaga naman natin is ma-involve yung mga family members. Yung mga warm markets ang dapat unang-una na mapag-join natin. Okay, so you want their spouse to be on board with them, but you want their spouse to see it like they did. O di ba, kaya nga ang approach dapat natin diyan is paano yan? Sabi mo, pwede nating sabihin paano yan? Hindi sila kasama doon sa presentation natin ngayon. So, hindi kaya medyo mahihirapan silang maintindihan yung ganitong business dahil hindi naman nila napanood yung video, hindi naman natin sila kasama ngayon. Ngayon, ang goal natin dyan is kailangan nating mapresentahan, ma-convince yung kanyang family o yung kanyang asawa para makapag-join si Mrs. o yung kanyang asawa. Okay, so set up another meeting. So ang gagawin natin dyan is mag-set tayo ng other meeting. Also called book a meeting from a meeting, BAMFAM na tinatawag. So out of the pag-meeting nyo doon sa prospect, sinabi niya na kailangan ko munang kausapin yung asawa ko, so okay lang ba na mag-set ulit tayo ng schedule at i-explain natin yung business kasama si Mrs. mo, kasama si Mr. mo. Kasi medyo may hirapan kang mag-explain. Okay, so kasi ang goal talaga natin is pareho silang maintindihan yung business. Kasi malay natin, dalawa silang mag-pay-in. Dalawa silang ma-invite natin. Mag-pay-in, tama. Mag-pay-in, mapajoin natin. Okay, so ang importante lang dyan is book a meeting from a meeting. So meron tayong BAMFAM na tinatawag. Okay, so the fact is you need to get both husband and wife in the same room. So yun nga, kailangan lang natin silang makuusap. Okay, so the husband isn't going to explain it properly to the wife himself. This is why it's imperative to BAMFAM them to the next call together. So yun, nasabi ko nga kanina, kailangan pareho silang mapresentahan natin. Kasi maganda nga naman kung dalawa sila. Yun nga, malay natin, dalawa pa sila mag-join. Di ba? Okay, so let me talk with my spouse. Ito yung sabi niya nung prospect natin.
Okay, so ito naman yung sasabihin natin. No worries, I think that's a fantastic idea. Oh, 'di ba? Hindi natin siya kinontra. In fact nga, umayon pa tayo dun sa sinabi niya. 'Di ba? I think that's a fantastic idea. I tell you what. Ayun. Instead of you trying to explain, let's jump on the phone or Zoom. So, 'yun sasabihin natin na instead na ikaw yung magpapaliwanag, baka pwedeng ano, mag-set tayo ng Zoom meeting para kausapin yung asawa mo. Kasama ka. O, di ba? Yun yung tinatawag nating book a meeting from a meeting. Ayan. So, in the next 48 hours together. So, siya, yung mag-asawa, makakausap natin. Okay. So, next is, would it be okay for you during Saturday or Sunday? So, ayan. So, magsiset ka na ngayon ng schedule. Hindi sila yung magsiset. Ikaw, kasi kailangan nating ipaintindi na busy tayong tao. Ay, busy tayo. Tama, busy tayo. Kasi marami tayo, as if marami tayong kinakausap. Kaya di ba, lagi sinasabi ni mentor, ng mga mentors natin, dapat tayo yung nasusunod. Okay? So, huwag nating iparamdam na kailangan natin sila. Di ba? Na kailangan nila tayo. Yun yung dapat nating ipaintindi. Kailangan nila tayo. Kaya kailangan nilang sumunod. Okay, next. How much money do you make? Ito, madalas sinasabi, magkano ba yung kinikita mo dyan? Kumikita ka ba dyan? O, di ba? Ang dami, di ba? Yung mga objections nila. Kasi ito yung mga kailangang information na malaman nila para mapag-join natin sila. Di ba? Kasi madalas, validation ang kailangan. Okay. Pero actually, baliktad. Sabi dito, what is the prospect really asking? If you just answer this question, you will fall into a bear trap that it is impossible to get out of. So, ibig sabihin daw, huwag daw nating sasagutin muna. Huwag nating sasagutin, ang kinikita ko yan, ganito. Ako, kumikita na rin ako ng double digits, 6 digits, 5 digits. Alam mo ba, na nakaumpisa ko pa lang is ganito na yung kinita ko, ganito. So, para bang nagpapa-impress ka na kaagad. Yan. So, hindi dapat daw ganun. Okay? Kasi, pag ganun yung nangyari, sabi dito, you will fall into a bear trap that is impossible to get out of. Kasi baka mamaya, nyabang naman nito, ganito pala. So, mas lalong magiging komplikado. Okay, so, ito yung kailangan nating malaman. Sabi dito, the true question that your prospect is attempting to ask here is, how much money can I make in this company? So, binaliktad lang niya, di ba? So, instead na sinabi niya na magkano bang kinikita mo dyan, ang gusto niyang malaman is, magkano naman ang kikitain ko pag nag-join ako dyan? So, ganun pala yun, di ba? So, hindi niya directly na tinatanong kung magkano yung kikitain mo, kinikita natin. Kung hindi, kung magkano yung pwede niyang kitain pag nag-join siya. Ano yung mga benefits na ma-achieve niya or magiging niya, mapapakinabangan niya pag nag-join siya. So, ganun pala yun, baliktad. Diba? So, kaya dapat be careful tayo. No? So, hindi dapat sagot ng sagot. Yan. So, importante na malaman natin yun. So, whether you make a lot of money or not, I highly suggest, sabi dito, not answering this question. So, yan. So, wag daw nating sasagutin yung question. If you like MLM success, you would simply re-ask the question back to the prospect and conduct a three-way call. Third party credibility is so dang important. So naghahanap lang pala siya ng validation. 'Di ba? So pag tinanong mo kasi tatanungin niya sa iyo, magkano ba yung kinikita mo? Ikaw naman yung sumagot. Balik natin yung tanong. Ikaw ba pag halimbawa magkano ang gusto mong kitain? Ganun yung approach natin. So pag sinabi niyang gusto ko ng 50,000 weekly. Oh, ayan, 'di ba? Pag siyang nagsabi, ayan. So pwede tayong bumunot, pwede tayong mag-seek ng assistance doon sa mga kakilala nating mga mentors na kumikita ng 50,000 doon sa gusto niya.
Kasi ang gusto lang naman niya talaga dyan is validation. Possible ba na kumita ako ng 50,000 pag nag-join ako? Kasi yun yung gusto niyang kita. Diba? So kung may kakilala tayo, halimbawa si Mentor Edgy, kumikita ng 50,000. O di pa, kausap natin si Mentor Edgy. Diba? O kung estudyante yung prospect natin, magkano bang gusto mong kita? Sabi, no, sabi natin doon sa prospect nating estudyante, gusto ko 10,000 a week, 10,000 a month. O pakausap natin si Mentor Andrew. Diba? So para makarelate. Yan. Okay. So, well, how much money you are making so far? So ito yung tanong ulit ng prospect natin. Tatanong, ito nga yung sinasabi ko kanina, magkano ba yung kinikita mo dyan? Yan. So sabi dito, ang dapat daw ang script natin, ang dapat sabihin is ganito. I appreciate your question. Yan. Are you really asking how much money can be made in this XYZ company? So yun nga, sinabi ko kanina, di ba? So ang gusto niyang malaman pala is kung magkano yung kikitain niya pag nag-join siya, hindi yung kinikita mo. Yan. So yun yung gusto niya palang malaman. Yan. Kasi so importante na huwag natin siyang sasagutin agad. Okay, so sabi dito, I thought so. I have a guy that I know a little bit. He's an up and coming leader inside our company. And poised to be making 7 figures soon. I don't know if I can get him on the phone, but if do you think that would benefit from short conversation with him? So ito na yung sinasabi ko kanina. Diba? So kung gusto niyang kumita ng 50,000, pakiusap mo sa 50,000 ang kinikita. Yan. So importante 'yon. Okay. So next. So how long have you been doing it? So malapit na tayong matapos, no? So how long have you been doing it? So gaano mo nakatagal ito ginagawa? Okay, so pag tayo yung sasagot, ano yung sasabihin natin? Sasagutin ba natin? Ah, ganito, 1 month pa lang ako, 1 week pa lang ako, 2 weeks pa lang ako, isang araw pa lang ako. O, di ba? So pag 1 week ka, pag 1 day ka pa lang, talagang hindi magjo-join yan. O, di ba? Kasi nga 1 week pa lang. O, di ba? Ano ba yung naging resulta mo after 1 week, after 1 day? Siyempre, wala pa. O, di ba? Yan. So ito pala yung gustong malaman lang ni prospect, di ba? Your prospect is simply trying to validate that your network marketing opportunity is going to work for them. So yun lang pala yung gusto niyang malaman. Pero since sinagot mo, how long have you been doing it? Ah, 1 week pa lang ako, 1 month pa lang ako. So ganun talaga, ganun yung sagot natin. Pero hindi pala yun yung gustong malaman ni prospect, di ba? Ang gusto lang pala niya malaman is gusto niyang ma-validate na si IM Worldwide is a marketing opportunity pag nagtrabaho siya, pag nag-join siya, 'di ba? Isang malaking opportunity para sa kanya. 'Di ba? So ayun, kaya nga kailangan nating pa-attend din ng IBP. Ayun. So kung hindi naman talaga natin pa masasagot, o di wag muna nating diretsuhin sagutin. Okay lang ba na invite na lang kita para sa business presentation namin para masagot yung tanong mo. Ganon. Ganon lang siya. Okay, so wag natin, hindi lahat ng tanong is kailangan nating sagutin. Okay, this really isn't an objection. So hindi naman talaga siya objection. It's more like a validation that your prospect can do it. So pwede naman talaga niyang sabihin, pwede naman talaga niyang tanongin. You should never actually answer this question. So yun, never daw pala talaga dapat nating sagutin. Okay? So, kasi validation lang naman. Sabi dito, we should never answer the exact question. Instead, we should answer what the prospect is trying to ask. But the words are not aligning for them. In this case, the prospect is asking if they can really do it. Kung talaga bang kaya nilang gawin. Diba? So, pag nag-join sila, kikita ba sila? Kaya ba nilang gawin? Oh, di ba? Ito yung sample script. Halimbawa si prospect, sinabi niya,
how long have you been doing it? Ayan. Ito naman yung tanong, ito naman yung sagot mo. I have been here for 12 months, but I think you're really trying to ask how successful you can actually be. Is that correct? O, di ba? Sinabi mo na 12 months, pero binalik mo sa kanya yung tanong. Binalidate mo na pwede siyang maging successful pag nag-join siya kay IM Worldwide. Binabalidate niya lang na pwede siyang maging successful. Kasi pag tumagal ka ng 12 months, ibig sabihin, maaari siyang maging successful. Diba? Kasi tumagal ka ng 12 months eh. O, diba? Tumagal ka ng 3 years. Okay. Ito sa... pag ganun yung tanong mo, ito naman yung sabi ng prospect. Yes. O, diba? Tapos pag ang sasabihin mo naman, here is something cool. I know a guy that has been in this company from the start. Yan. So, he is an upcoming leader inside this company and incredibly successful. Yan. So, pwede mo nang ipakausap yung may mga resulta. O, di ba? Yung may mga resulta. Kaya nga tayo may mga mentors. O, di ba? Okay. So, para mas convincing. Okay, so if I am able to snag 5 minutes of this of your time, would you like would you look forward to hear? So tatanong lang natin kung halimbawa available ka ba ng 5 minutes? Okay lang ba sa iyo na 5 minutes? May papakiusap akong tao sa iyo na alam mo very busy siya pero pwede ko siyang pakiusapan, nakausapin ka. Okay lang ba sa iyo? Yon. So ganun. Pwedeng ganun yung gawin natin. Okay. Next is, so yun, so mag-set up tayo. Pwede nating tawagan, pwede nating i-zoom, pwede nating i-video call. Yan, okay. Yung pwedeng tumulong sa atin or yung ibang mentors. Yan. Para yung validation na kailangan niyang malaman is maibigay natin. Okay, next, I need to try the product first. Ito rin sa mga objections, di ba? Oh, kailangan ko muna ng ano, malaman, matikman muna yung product para alam ko kung effective siya o hindi. O, di ba? Sabi dito, this objection is a buying question. Hindi talaga siya actually objection. Kumbaga, it's a buying question. It's not an objection to stump you. So, the translation in prospect language is, I really like it, but I'd like to try the product first. So gusto niya, ibig sabihin pala, gusto niya pero kailangan lang niya muna matikman yung product or masubukan yung product. O di ba ang daming mga naging business partners ni IM Worldwide na sumubok muna ng product. Kaya nga may mga testimonies eh, di ba? Karamihan sa mga testimonies natin ay naging business partners natin, di ba? Kasi sumubok muna sila ng product. Diba? Sumubok muna sila ng product. Okay, so yun. And then, prospect, I'd really like to try the product first. So ito yung script na pwede nating sundan. Okay, next, sabi mo naman, that sounds like a fantastic first step. Okay, so ganun dapat pala yung approach, diba? So kumbaga, ay na-appreciate mo, diba? So let's get you on the product and I'll reach back out to you in 2 to 3 weeks to see if the business is a great fit for you. So ayun. So halimbawa pag na-try niya na yung product, sabihin mo, okay lang ba balikan kita within 1 week or 2 weeks or 3 weeks? Kung okay sa iyo yung product. So ganun dapat yung approach. So 'di ba? Trinay niya yung product. Okay. So since na-try niya yung product, huwag nating hayaan na hindi natin siya balikan. So balikan pa rin natin siya, 'di ba? Okay, a lot of amazing success stories on the business side start with an incredible product story. So, di ba, yun yung sinasabi ko kanina, ang daming mga product stories na naging business partners natin. Okay, so yun. So now, which product would you like to start with? So tatanungin natin kung anong product yung nagustuhan niya. Okay, so pag sinabing barley, o di barley, bentahan natin siya ng barley. Offer natin pag garcinia, o di garcinia. Okay. So para alam natin, o kumusta yung naging epekto sa iyo ng barley?
after 3 weeks, after 2 weeks. Yan. So pag sinabi niyang positive maganda, uy, good to hear kasi naging effective pala sa'yo. O diba? So ganun dapat. The trick with this question, with this objection is simple. Don't let them off the phone before you ask them to buy. If you fail to do this, you'll fail to get an order most of the time. So kumbaga, pag sinabi niya gusto kong masubukan muna, offer mo na kaagad kung anong klase ng product ang gusto niya. So wag mo nang palampasin, 'di ba? Para makabenta ka. Okay, so unang-una hindi mo pa siya napag-pay-in pero nakabenta ka naman. Ang nabenta mo nga lang is product, hindi siya opportunity yung nabenta mo. It's the product that you sold, not the opportunity. Okay, so make you transition your prospect into a customer. Yan. So, kaya nga, di ba madalas nating sinasabi na balikan natin yung mga buyers natin kasi pwede sila maging potential na business partners natin at gawin nila yung business. Okay, so kailangan nating balikan. So, lalong-lalo na pag maganda yung naging testimony nila o naging effect doon sa help nila, yung product na binili nila, pwede sila maging business partner. Okay, so pwede silang independent distributor na user lang. Okay. So pwedeng ganun, pwede mo silang mapagpipayin, pwede silang maging mapag-join. Yan. Okay. I tried it and it didn't work. So sinabi niya nasubukan ko na yan pero hindi nag-work. Hindi ako naging successful diyan. Yan. So ito very critical din ito, no? Kasi ito madalas baka yung may mga experience na negative sa network marketing. Ito 'yan madalas. So comes from someone who has been under bad leadership or is an excuse maker. So maaaring yung naging experience niya doon sa previous sa company niya is maaaring may problema sa leadership. O talaga lang ayaw lang talaga niya, gusto niya lang talagang sabihin niya. Sinasabi lang niya na, "Oh, ayaw ko diyan kasi hindi nag-work sa akin." Maaaring ganun lang. Kaya dapat ito ang kailangan nating gawin. Ask to clarify the objection. Di ba ito yung isa sa mga process of handling objection is to clarify or ask to clarify. So ano ba yung objection niya? Tanong natin, clarify natin. Okay, so ito yung script. Can you tell me exactly what you are doing? So tanong natin ano ba yung ginagawa niya? Yan, so siyempre sasagot yan. Why do you think it doesn't work? Tanong natin sa kanya. Again, ibabalik natin sa kanya. Magtatanong lang tayo na siya rin yung sumasagot. Okay, so what do you think it doesn't work? Bakit hindi nag-work sa'yo yung ginagawa mo? Yan. So ganun dapat yung approach natin. Hindi natin siya dapat sagutin kaagad. Kasi maaring yun nga, gumagawa lang siya na talaga ng excuse. Okay, so ayun. Next is, have you ever proven leadership to work with? Yan. And then, ito very critical, very important na ito, itong last question na ito. This last question is the most important of them all. Some of your prospects will be asking questions and giving excuses to get out or disqualify themselves. Para lang hindi mo na sila kulitin na mag-join, para lang hindi mo sila kausapin na mag-join. 'Di ba? Gumagawa na lang sila ng excuse. Okay. So kaya importante talaga na ma-clarify mo ano ba yung objection nila. Okay. Ito tayo bilang mga sponsor or bilang mga nag-i-invite. Ito yung trabaho natin. Your job as a good sponsor is to help them make an informed decision by asking the proper questions. So proper questions meaning dapat alam natin kung paano natin malaman ano ba yung objections nila. Okay, so ano ba, paano tayo magtanong para malaman natin kung ano yung objections nila. Okay, so ayun, ang maraming objections, no? Patapos na tayo. Ito, share ko lang din pahapyaw. Ito yung mga madalas na experience natin. Hindi ko na siya further i-elaborate kasi ang importante lang naman pag may objections is ask
mag-ask natin kung bakit sila nag-object. Ika-clarify natin ano yung objections nila. Iba-validate natin kung ano yung objections or yung mga informations na kailangan nilang malaman dun sa process, di ba? And then, book a meeting. Tama, book a meeting from a meeting. Kailangan lang din natin mag-conduct ng meeting after a meeting. Okay, so yun lang yung apat na process na kailangan nating tandaan. Okay, and then sabi nga natin kanina, ang pag-handle ng objections is nakadepende yan dun sa strategy na ini-implement natin. So kung hindi siya nagiging effective, palitan lang din natin. Okay, kaya nga tayo may mga mentors, pwede tayong magtanong sa kanila. Okay, ito mga objections pa, nung isi-share ko lang. I already have a good job. Ito, pahapyo lang. So may trabaho na ako, so ayoko na yan. Diba? So ang goal natin dito is, lalong-lalo na ngayong pandemic, magkaroon tayo ng situation analysis. Halimbawa, magkano kinikita mo dyan? Ganun lang yung tanong natin. Diba? Magkano ba yung kinikita mo dyan? O ayaw mo bang dagdagan? Ganun lang. So it is a sort of realization lang na kailangan ko pala talaga magdagdag. Ganun lang yun. Okay. Kasi sabi niya, may trabaho na ako eh. Pero pag na-realize niya na mas maganda pala na mas meron siyang extra income, lalong-lalong na ngayon at pandemic, marirealize niya, oo nga, no? So kailangan niya magdagdag. Okay, so only people at the top make money. So ito madalas. Ang yumayaman lang dyan, ang kumikita lang naman dyan is yung mga top mentors. Diba? Pero ito again, kailangan din natin ipaintindi na hindi naman sa paunahan kung sino yung nauna, di ba? Laging sinasabi ng mga mentors natin. Kailangan din natin ipaintindi na sa network marketing is nakabase yan doon sa effort na ine-exert natin. Doon tayo kumikita. Doon tayo nagiging successful. Hindi yan kung gaano kakatagal na sa industry. Kundi doon sa effort. Kasi kahit naman matagal ka na, kung tamad ka naman, hindi ka kumikita. Di ba? So, kailangan natin ipaintindi sa kanila yon. Okay, dito. I can get the products cheaper. So, po pwede. Pwede sila makakuha ng cheaper product. Pero, ang kailangan lang din natin emphasize dito na ano ba yung advantage nila pag naging member sila or pag nag-join sila kay company. Diba? So, yun yung kailangan natin ipaintindi. And then, I'm not the networking type. So, ito yung sinasabi natin kanina na hindi ko alam yan. Kumbaga, hindi ako marunong dyan. So, hindi ako pala network na tao. Yan. So, yun. And then my friend lost money in one of those things. So ito yung maaring, yun nga, kasi baka iniisip niya na scam yung kaibigan niya, hindi nag-prosper, so nalugi lang. So yun. And then there is too much competition. Ah, dami na yan, katulad ng barley. Diba? Ang dami ng barley eh. Bakit pa ako bibili ng amazing barley? Eh meron namang Santi barley. Diba? So maraming barley. Ayan. So, there's too much competition. Yan. So baka pag nag-join ako diyan is may hirapan lang ako, ganun. So marami nang ganyan, so hayaan mo na sila. Yan. So mga ganun. I'm not good with technology. Ayan. Okay, so hindi ako marunong sa Facebook, hindi ako marunong sa Zoom. Yan, 'di ba? So hindi ako marunong sa Telegram. 'Di ba? Ang alam ko lang is kasi ang phone ko lang is Nokia. At 3310, hindi ako marunong gumamit ng gadget, hindi ako marunong gumamit ng laptop, hindi ako techie. So mga ganun yan. Yun yung mga Then I want to call my warm market. So ito na, na-touch na natin kanina. And then I don't like people. And then partly na-touch na rin. And then, where do you get your clients? Tinatanong. Ito may nagtanong na, di ba? Kung di ako magkamali doon sa invite ni Mentor Andrew. Sabi niya, bakit invite ng invite si IM, 'di ba? Bakit nagpapa-join lagi, 'di ba? Saan kumikita si IM, 'di ba? 'Yun yung tanong. Kung nag-attend kayo ng IDP last time. So ito 'yun. Ito 'yun yung tanong lumabas. Ewan ko kay Andrew or kay Mentor Alex. Parang si Andrew, no? Ayun. Akin 'yun, friends. Sa'yo? Yung nagtanong na ganyan. Oh, okay. So ito pala 'yun, 'di ba? May mga objections na ganoon. Ayan. So, naalala ko, sa'yo yata yun. Ayan. Yan yung pinag-share ako actually ni Mentor Far, pinim niya ako. Kasama ako that time yung nag-present.
So ito 'yon, isa 'yon sa mga objections pala. Okay, sige. 'Yon, maraming objections. Okay, ito bago ako mag-end no, gusto ko lang i-share ito. Sabi dito, when a buyer or seller gives you an objection, he is presenting you with an opportunity to close. So meron kang opportunity na i-close, 'di ba? Okay, so sabi pa ni Bo Bennett, an objection is not a rejection. It is simply a request for more information. O, di ba, nabanggit ko kanina na ang objection is hindi siya rejection. It is a maybe. It is just an excuse. Kasi maaring kulang yung mga information na nasabi natin. Maraming mga information siyang hindi pa nalalaman at gusto niya yung malaman. Kaya siya nagsasabi na maybe, siguro, bukas na lang, maaring ganun, di ba? Yung objection niya. Okay. Ito, sabi dito, what appears to be an objection can immediately be turned into a solution opportunity of creative thinking to solve the problem. So tama naman, di ba? Kasi sabi ko nga kanina, kung hindi siya naging effective, kung paano natin hinandle yung mga objections, huwag nating tambayan, di ba? So move lang tayo dun sa next prospect natin. And kung ano yung mga nakita natin na hindi naging effective na strategies natin or pamamaraan natin para makapag-invite, para makapagpa-join, gawin natin yung opportunity na gumawa ng bagong strategy. I-improve natin yung way of inviting, 'di ba? Yung way of prospecting, 'di ba? Okay, so sabi dito, getting objections means you are getting through. So tama naman, 'di ba? Laging sinasabi ng mga mentors natin na sa ganitong industry is talaga may experience natin ng objections, 'di ba? So, pero after ng rejections na na-experience natin ng mga thousands of rejections at saka objections, ang kapalit naman 'yon is success. Kung ano 'yung mga gusto natin is nakukuha natin. 'Di ba? So every no gets me closer to a yes. So sabi dito, lahat daw ng nakukuha natin no, ang kapalit niyan is yes. Yan. So we are closing to a yes. So 'di ba laging sinasabi natin na tuloy-tuloy ka lang, 'di ba? So prospect ka lang, invite ka lang, so malay mo doon ka makakita ng ginto. Doon mo makita yung core leader mo. Laging sinasabi ng mga mentors natin. 'Di ba? Kaya tuloy-tuloy lang. Okay. And importante no dito sa prospecting, gusto ko lang idagdag bago tayo mag-end, is yung ating goal, 'di ba? Ano ba yung goal natin kay IM Worldwide? 'Di ba? Ang goal natin is ma-achieve natin kung ano yung mga dreams natin, 'di ba? So kung bakit na, tayo binibigyan ng ating mga mentors ng ating goals. Let's say for example, ang goal natin doon sa unang pag-join natin is kailangan natin maging mover. 'Di ba? 'Yun yung first goal natin. 'Di ba? Okay. So bakit kailangan natin maging mover? O, 'di ba? Para ma-activate yung ating mga infinity bonuses, yung mga bonuses natin, yung mga kitahan natin. Kasi hindi tayo kikita hanggat hindi tayo nagiging mover. So yun yung mga goals natin. Okay. So pag naging mover ka, ano ulit yung goal natin? 'Di ba? So ang pwedeng from copper mag-rank up. Yan. So 'di ba? Or mapalaki makapagpa-join ka ng marami. Yan. So ang goal mo is maging top inviter. O, 'di ba? So ang dami natin pwedeng maging goal dito sa network marketing. Kaya lang, ang pinaka-ultimate goal talaga natin is paano natin ma-achieve yung nakalagay doon sa ating dream board. So importante 'yon. Kailangan meron tayong goal. At yung goal natin na 'yan, laging sinasabi, ewan ko kung lahat tayo is nakapag-attend na doon sa ano, doon sa pag nag-umpisa tayo na pag nag-sharing tayo doon sa goal natin, is kailangan siyang smart, 'di ba? Specific, alam dapat natin kung ano yung ginugol natin. 'Di ba? So kung gusto mo ng bahay, o di bahay. Kung gusto mo ng sasakyan, o di sasakyan. O di ba? Measurable, 'di ba? Attainable ba yung goal natin? Baka naman hindi attainable, 'di ba? Yung goal natin. Importante attainable yung na-achieve natin. So, ang goal is nagsisimula lang naman 'yan sa
simple goals sa small goals, doon natin na-achieve yung mga bigger goals natin. Okay, so relevant ba? Yan, yung ating goals. Siyempre relevant. Kaya nga natin siya gino-goal, di ba? Para saan ba yung goal natin? Okay, so, and then time-bound. Time-bound, ibig sabihin, kaya ba natin within a span of 3 years, kaya ba natin ma-reach yung ating goal? Di ba? So, yun. Importante talaga na sa pag-goal. Even dun sa pag-handle ng objections, di ba may mga goals tayo kanina na na-explain? So, ayun. That ends my sharing at sana marami kayong natutunan ano. Ayan, so ikaw na miss ang tumapos. Kung may miss mga mentors ko meron ba kayong mga katanungan, magtanong na kayo kay Mentor Rex. Nandiyan pa ba kayo? Yes, we're here, Mens. Sige, Mens. Kung may tatanong po kayo kay Mentor Rex, go ahead. So, ayan, di ba? Parang, ano na, mas napaliwanag na ni Mentor Rex lahat. Kumbaga sa akin din, marami din ako nakuhang tips from Mentor Rex, di ba? Mentor Rex, pwede bang pa-request na ano, pa-send yun sa GC? Kahit yung mga script lang, kasi sobrang haba yung alam mo sulat kanina. So, okay lang ba, Mens? Sure, Mens. Sa ano na lang, sa Telegram ko na lang. Okay. Oo. Sige, Mens. Yung buong PowerPoint na lang siguro, pwede kong i-share sa Telegram. Sige, na lang. Para ano, makaano tayo. Oo. Gusto ko sanang i-share hanggang sa 24 eh. Kaya lang baka masyadong mahaba. Oh, 'di ba? So, kaya pinahapyawan ko na lang yung iba. Ayun. Sige, Miss. Okay lang. Eh sobrang dami talaga. 'Di ba? So, ayan, mga mentors, pwede ba tayo mag-open cam at pasalamatan naman natin si Mentor Rex. Nandiyan pa ba kayo? Ayun. So, thank you, Mentor Rex, sa mentoring mo ngayon. So, ayan. Mens, ikaw na lang po mag-pick, Mens. Okay, sige. Pwede bang pa-open lahat ng cam natin? Ayan, si Mens Joel, nasa labas yata, no? Saglit lang, ha? I-review ko sa laptop para lahat tayo makita. Mins, naglalakad na kasi ako, Mins eh. Oo, standby ka muna, Mins. Pa-open yung cam mo, Mins Joel at saka Mins Edgy. Ayan, meron pa sa airport, no? Janet Arpon from UAE. Kasama ba natin? Hindi, Mins. Pero hi po, Mentor Janet from UAE. Yeah, yan, saglit lang ha. Yes ako. Mens, pa-open cam ka rin. Lagot ka, Mens Rex, sinakalimutan mo na si Mens Jen. Oo nga. Kinakalimutan ako lagi yan eh. So, ayun, dapat pala kanina tayo na-picture eh. Ayan, so pa-open yung cam natin, mga mentors. Naka-close eh. Ayan. Si Mentor Edgy. Si Mentor Edgy. Okay. Yes, Mentz? May question po. Ano, Mentz? May questions pa si Mentz. Ask ko lang, invite mo ba si Mentor Janet? Hindi, Mens. Mens, ano yan? Invite ko yan. Invite mo. Oo.
Nasali ko para. Dito kasi ng ano, ng kuya ko. Carpon. Kasi ano, malapit na siya mag-PE. Ano lang, nag-aantay pa ng pera niya. So, at least noon, ano, naumpisahan niya ng maaral. Kaya ako sinama dito. Tama, tama, Mens. Congrats, Mens. Congrats. Na agad, Mens, Edgy. So, ayan. Wala na ba si Mentor Andrew? Hindi ko makita. Wala, Mens. Pauwi pa lang eh. Galing daw siya sa office. Ah, okay. Ayan, sa office boy pala siya ngayon, no? Okay, sige. Oh, pwede bang, pwede bang ano, pa-picture tayo, ano, pa-V-sign na lang. And then pa-heart. Sabay tayo, ha? Okay. Hindi na muna ako makapag-V-sign kasi pipindot ako. Ilang minutes. Ayan, so pwede pala yan. Okay, sige. V-sign tayo. Heart-heart. V-sign. Ulit. Okay, ready. V-sign. 1, 2, 3. Okay. Isa pa. Isa pa? Ba't ayaw? Ulit-ulit. Pasensya na ang hindi teke, no? Masyado kasi tayong bata pa. Ulit-ulit. Okay, ready. Okay, ready. Oh. 1, 2, 3. Ay, iba. Ano ba yung napindot ko? Okay. Isa pa. 1, 2, smile. Okay. So, ayan. Okay na. Isa pa.